sir. Good morning. Iyak mo queen. Ayaw mo queen talaga. Oh, okay. Hindi sa malaman namin mabigyan ng ano, solusyon. Kasi para may schedule ba? Meeting ako, nasa meeting ako sa Bipar. Pangalawa, nais ko yung pagpasalamatan ng kabaitan ng ating mga kapatiran sa pangisdaan, ang staff ng Bipar at yung National Fisheries Development NFRTI Institute. And I believe they are the sponsors for this. Sa napanggit po ng director kanina, kung mapapansin natin, mga kamang isda ng bayan ng Zambales, probinsya ng Zambales, malaki na talaga ang pinagbago ng ating isda. Halos wala na po tayo nahuhuli dito sa municipal waters natin. Nakikitang kadahilanan ay hindi lang yung human struggle, yung human involvement sa pagkawala ng ating isda ang nakikitang kadahilanan, kundi isang malaking impact ang tinatawag na climate change. So, kung magpapatuloy po ang ganito, lalo dinayo pa tayo ng ibang bansa, naagawan pa tayo sa ating national territory, at nangunga pa sila ng ating isda, na hindi naman natin kayang ipipensa ng tayo-tayo lang, at pababayaan po ang ganitong sitwasyon, malamang sa hindi, baka ang susunod nating salinlahe, wala ng ulam sa apat. Kaya napakalaking pagpaparaking bagay na tinalakay po ng Region 3 Bipar at sa tulong ng EFRDI at sa tulong din po ninyo na pagsama-samahan natin iayos at makagawa ng isang plano, sana may patupad ang plano ng maayos na pagpapatupad upang sa ganun, hindi man natin mapanumbalik ng agad-agaran yung dating populasyon ng isda sa bayan ito o sa probinsya ito ay magagawa natin ng lunas sa ating pagtutulong po. Welcome po kayo lahat. At maraming salamat po. Magandang umaga. National Fisheries Research and Development Institute or NFRDI. Bagitin ko lang po mabilis yung NFRDI po. Actually, na-create po siya under Republic Act 8550. Sa Fisheries Code po, no? Kumbaga, inilipat yung R&D function ng Bipar at itinransfer sa isang institute. No po? So, matagal po kami actually, 1998 as interim capacity, pero last year, doon po nagsimulang mag-operate kami independently kasi nabigay na po yung annual plantilla. So basically, our function is, ano, kami yung, kumbaga nabuo kami, kung si Adan ay si Bipar, kami po si Eva, yung hinugot sa tadyang ni Adan, no? Kami po yun. So, partner po kami ng Bipar, kami po yung isa ng support nila, support system yung pakantawag sa batas na kaming research arm ng Bipar. So, we provide mga scientific information and new technology, specifically kung ano yung mga needs ng Bureau, no? Na kailangang sagutin. Ipapasagot sa amin yung mga questions nila. And of course, katuwang nila kami sa pag-create po ng mga bagong teknolohiya, no? Kasi na, kami nga po yung R&D para po man naman maibaba sa ating sektor. So kami po yung NFRDI. Si Ma'am Lilian nga po ang aming executive director. Gusto niyang pumunta, kaya lang, alam niyo naman po, pag ganong level, lagi po siyang karay-karay ni ano eh, ni Yusek Ching ngayon. lagi,
biglang tatawag si Yusek, o, Director Lilian, attend ka dito, Director Lilian, sama ka dito. Kaya hindi ko siya makasama sa atin. Sa pa, wala siyang time pati na magpa-swap kasi nga requirement po dito sa atin, di ba, yung mga RT-PCR negative na swap. So, kung kayo magalala, lahat po kami ay negative po kaming lahat na bumisita. Although ako, naka-second dose na ng vaccine, yung mga kasamahan ko, yung iba sa kanila, naka-first dose na rin. So, ayun po. Siyempre, nice po pasalamatan si Sir Willie, si RD Willie. Hindi po namin ito magagawa kung hindi po dahil sa kanilang support. Nandiyan po siyempre si Ma'am Mina, na siya yung mga focal natin, si Nico nandiyan, tapos si Sir Willie dito sa Sambales. Mamaya po, ipukwento ko po actually yung detalye ng project natin. Pero, mabilis lang po, it's a programa po ito, actually, pondo po ito ng pinondohan po ng Department of Agriculture. Yung Philippine Rural Development Project. And tama si Sir, pag-uusapan natin po. Iikot po yung kwento natin for the whole day about climate change. Tsaka climate change sa fisheries sa Pilipinas. So yun po yung ikot ng kwento natin ngayon. Now, no less than Secretary Darto ang may marching order na kailangan mga programa po natin ay may tinatawag na climate lens. Ibig sabihin, pag tinignan natin yung mga development plans natin, kailangan iniisip na natin yung magiging impact ng climate change pagdating ng araw para po hindi masasayang yung ating investment. Ano po? Diba? Gusto po ba natin yun? Maglagay tayo ng million-million dito, pagdating ng araw, lulubog lang pala, di sayang na. Ano po? So, yun mga bagay pag-usapan natin. So, Secretary po, marching order po ito sa atin. Tapos, syempre, first and foremost, also, ito, itulong po paano tayo mag-prepare at mag-adapt kung ano man yung pwede maging impact ng climate change. So, para po sa atin lahat ito. And, siguro, banggitin ko na lang para na rin sa ating reportorial requirements sa Climate Change Commission. Di ko alam kailan mamina kung natatanong na sila doon, baka before central lang. Kasi sa Climate Change Commission tsaka sa DBM, merong climate tagging na program. So, ano yun? Requirement yun na kailangan bawat agency, merong climate change project. Tapos may mga criteria doon kung ano yung matatawag na climate change project at hindi. Before, umuubra yung attribution, no, Mamina? Yung attribution, yung sabi natin, nagbigay kami ng bangka, climate change na yun. Hindi na po ngayon pumapasa yun. Kailangan ang project talaga ay nakasentro sa pag-address ng climate change specific na mga problema. No? So not necessary, pwedeng baka yun, pero not necessarily baka din yung solution dun sa specific climate change issue na problem. So, today, yun po yung pag-uusapan natin. Mag-uumpisa tayo dun sa pag-determine nung mga issue na climate change related. Papamagitan ng vulnerability assessment. Ano yung vulnerability in terms of climate change impacts dito sa probinsya ng Zambales, no? Mag-a-assess po tayo using a tool. Meron po tayong de-develop na tool. It's na-vet po yun ng scientific community. And then, sama-sama po tayong bubuo. Gagamitin yung tool na yun. Titignan natin kung ano yung estado ng vulnerability ng Zambales patungkol sa impacts ng climate change. So, yun po yung ituturo namin. And then, i-implement po natin for the day kasi mamayang hapon magkakaroon po tayo ng focus group discussion using the survey form. And then, ipipresent nyo rin po yung ating results. Eventually, gusto na mangyari natin, gaya sa amin Sir Willie, we'll develop a map. Nakikita nyo yung index ng map sa Zambales. At dahil nationwide po ito, lalabas po yan sa buong Pilipinas. Nakikita natin kung paano siya dilitaw. And eventually, this will be the official vulnerability assessment ng Department of Agriculture. So hindi ito parang gusto lang ng NFRDI or specific study lang ng NFRDI at PIFAR. Kung hindi po ito diretsong gagamitin in the future ng Department of Agriculture pagdating sa climate resiliency program ng fisheries. So ganun po kaimportante yung information na mabubuo po natin today. Kasi hanggang sa taas ng DA, pupunta po yung resulta natin.
So, exciting po ba yun? Yes, sir. Yeah, exciting kasi mukhang dugtong-dugtong, ano? And mamaya, again, i-explain ko pa po yung specifics ng project. And then, si Joanna naman, mag-lecture siya nung tool, nung survey. And then, mamayang hapon nga po, yun nga, magkakaroon po kayo ng focus group discussion in the survey. Okay po ba? Yes, sir. Yeah, again, Ma'am MJ, happy birthday ulit sa hapon. Oo, matitikpan pa natin yung birthday niya. Eh, pala kasimula na po ng carbonara. Ayun. Oo. So, again, maraming po salamat din po sa inyo, sa inyong lahat. Kasi, yes, nandiyan ang BFAR, nandiyan ang DA, pero kung wala po kayo, eh wala rin po ito. So, again, thank you very much for coming. Salamat. So mag-start na po ako. Kung ako po ay ako po si Neil Sinares, PFO National, ang aking partner po sa local si Sir Edwin. So alam ko po kilala niyo po ako lahat. So binata po paglabas ng bahay, pero pag loob po katulog po ako sa bahay. So kung bagay po ako, ano po ako? Ako po ay lapis. Bakit po? Ang lapis po, siya po ito yung mas powerful pa po sa sword. No po, sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, pen is powerful than sword. So yan po, ang lapis po, kaya ball pen, ay marami pong nagagawa. No po, salamat po. Kisipo po yan. Lapis. Kisipo po yan. Saan po tayo magtayo sa sulat? Siyempre kay Pharmacy President, ano? Commission Pharmacy Chairman. Kaya naman sa... Hindi ako mapan si tapos Fisher Professor. Ako po pala si Paul Vio America, ang chairman ng Provincial Federation ng Pharmacy. Kung bagay po ako, gusto po ako notebook. Bakit, sir? Para may sulatan si Ney. Salamat po. Uy, pala namang palakpak! Sir Edwin. Akala ko doon muna. Walang thrill? Nag-iisip ko pa. Nagpakilala na po ako sa inyo kanina. Ako po si Edwin R. Domingo, local provincial fisher officer. Babalik na rin kong sitwasyon. Partner ko in crime. Si Sir Neil Encinares sa National. Kung ako po ay isang bagay, mas pipiliin ko ang dila. Dila? Dila. Bakit? Ito'y isang napakaliit na bahagi ng ating katawan. Ngunit ito ang mag-aakyat sa iyo sa rok ng tagumpay, ito rin ang magbababa sa iyo sa putik ng hangganan. Ito rin ang magdadala sa iyo sa langit ng kaligtasan, at ito rin ang magdadala sa iyo sa bungad ng impero ng kabataan. Salamat sa inyo! Sir! Wala naman, sir. Sir, kayo mauli na sila, ma'am. Mauli na. Mauli na po yung NFR. Ako po si Presidente ng Bangang Kalinga. Yung pharmacy po ngayon ba? Bangang Kalinga. Ako nga po po isang mabagay, papel. Papel po? Papel. Bakit po, sir? Lahat na isusulat ko, hindi mo makakalimutan sa akin, sisiksik sa isip ko. Dara, God bless, tingnan ko lang sa papel. Sige po. Sir. Magandang umaga po. Ako po si Rodilito Cantillo, acting municipal pharmacy po ng IBA. Kung ako so po sa isang bagay, siguro sa isang makina lang ng bangka. Ano? Makina. Para may hatid ko ang may magpanda o magpagalaw sa mga programa na ibinababa ng BFAR, may maghahatid ng mga panisa sa mga kasasakupan ng mga panasang. Bishop Box na mga iba po. Ako po si Julia Marquez, galing Primso Candelaria. Ako naman, kung ihahalag ko ang sarili ko sa isang hayop, kasi kayo at ibang hayop, siguro ang pipiliin ko ay yung aso. Hindi po ako sa aso. Bakit? Kasi ang aso ay loyal. Bawal po kumain ng aso. Mahal sa mga tao.
maaasahan mo yan na pagka ang aso ay inalagaan mo, yung loyalty niya sa iyo ay walang forever, kumbaga, forever. Kaya yun lang po. So, si Ma'am po yung dean po ngayon ng College of Fisheries sa Candelaria po na. So, Madam Secretary. Sa Brenda Sebastian po sa Pundaki, sa Nagtamis Ambales. Patulad ni Ma'am, may ibon po ko sa hayop. So, ako, pusa. Kasi mayroon akong 10 pusa sa bahay. Wow! Baka gusto niyo pang mag-adapt, Ma'am. Pwede. Gusto ko po yun. Kasi para sa akin, madaling alagaan, hindi siya ganun kaselan. Tsaka sweet saka sila. Sweet sila. Yes. So, sweet ang mga pusa. Ah, ah. Sir! Sir! Mga po, ako po si Lindal po, statistical analyst po sa PSA. Ako, isang isda, isang tanga. Kasi kung walang isda ng tanga, wala mahuhuli yung tao. Napaka-generous mo na isda. Hindi ka magpahuli, ha? Sir Benny, kaya ako magpahuli. Kala ko ikaw hindi ka pahuli. Ako po si Billy Korea, chairman po ng Bangang Butulan Subgroup. Pag ako po ang isang ano, bagay, dagat. Dakit po dagat? Para ano po, maraming makukuha mga manginis ka, kailangan laging maraming isda na may bibigay sa kanila. Kala ko siya gusto maging igat. Kailangan lagi kayo nakasmile kasi binagbablog ata si ate. Bali ako nga po para si Crisanta Agulto. Alintulad ko ang aking sarili sa sapatos ko. Bali, ano, rubber shoe. Ako po ay si Salvacion Franco Ruiz, M-Farm-C ng Candelaria. Ang pipiliin ko po ay bahay. Bahay ng mga different habitats na nabubuhay sa katubigan. Para pag may mahuli sila, isda lalo na, magiging healthy sila. At saka 40% dapat pumasok sa ating katawan ang isda at iba pang habitats na nabubuhay sa loob ng isang bahay at mapapangalagaan ko ang mga nabubuhay sa loob ng bahay. Hello po, good morning po. Ako po si Antonio Haldo po, M-Farmacy po ng Kabanggan po. Ang pipiliin ko po, ang kalabaw. Oh, bakit po? Kasi po, ang kalabaw po, kahit matanda na, walang kapagura, hindi na kumano ng pagkapagod. Ang hangarin ng kalabaw ay makatulong sa kapwa mahihirap, lalo na sa magburukid. At pagdating ng araw, meron tayong kakainin ng pamilya. Salamat po. Parang ayaw ko nang mag-lecture dito. Mga hero yung mga tao dito. Ay, si sir! Tapos na po sila. Ikaw, anong ka? Ako po si Hilda Joanna Calderon sa from NFRDI po. Kung ako ay, pwede bang kalahating tao, kalahating hayop? Ano po? Gusto ko po maging Sirena. Wow! Sirena! Bakit po Sirena? Dahil ang Sirena po ay isang misteryosang babae. Ano ba yun? Ayun po. Sir! Ako, hindi magle-lecture na ako mamaya. Hindi, parang gusto ko yung kay sir na opposite ng kay sir. Ang hindi nagpapahuli. Sir, sir, isda matalino. Hindi. Hindi, isdang madulas. Yung palos. Palos? Palos. Kasi
Bakit nga pa, Los? Ilang yung mahuli sa asawa. Ikaw, sir, right? Ayun. Eh, si Nico. Ayan, o. Pakilala ka daw. Ako si Nico, hindi ka meron po Hill. Pakita po ito, may pantasakakat sa team pro. Ayun. Na kikinis or nakatahasa natin yung mga lagi. Grabe. Si Mamche, nandiyan po pala si Mamche. Mamche. Lalim naman ang mga. Wala ka. Wala ako po si Richard Corpus, po sa NG Butolan. Kung akong pag-BCA, siguro bangka. Bangka. Because I'm the master of my faith. And yes! Wow! Pinag-isipan na buti. Saan si Mamina? Mamina. 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 Nung tinawag si Nico, biglang lumabas eh. Ay, si Mam Laila Parido. Hoy, Mam Laila. Sino ka daw at anong bagay or ako isla ka? Ako po si Laila Parido from Regional National Stock Assessment Program. So kung ako po ay isang bagay, may hahalin tulad ko po ang sarili ko sa isang camera. Para po bawat moment ng mga buhay natin ay makapit. Wow! Ang mga hugot ata! Huwag matulad ng ito po. So, ikaw muna, ma'am. Ay, ako pala. Ako po si Mary Jane de las Reyes ulit. May tulad din sarili ko sa isang bagay. Sa salamin. Kung nalalabo na po, kung nakawala na kayo, nagdidilim na lahat, ako po ay magsisilbi yung ano yun, mata. Yes! Uy, si Mamina, parang karinig naman natin. Oo nga, wala eh, Mamina. Tumakas na eh. Si Mambet, si Mambet po. Oh, si Mambet. Mambet, pakilala ka, tapos anong bagay ka, or is that? Si Mambet, si Mark, si Rachel. Wala, nagsipagtakas eh. Pakilala ka, pangalan mo, sa anong institution ka, tapos ano daw bagay ka, or hayop, bakit? Ah, okay. Good morning, everyone. I'm Beth Abina po from National Fisheries sa project na Joanna. Ano po, kung bagay po ako, i-compare ko po yung sarili ko sa isang upuan. Ang babaeng walang pakiramdam. Ano ba yan? Thank you po. May video na share. Hi, Mark. Ang babaeng walang pakiramdam. Naka-internet yata itong mga... Ano si Mark? Siya, hindi pa, di ba? Wala na po ba sila na yun? Isa't sir, nagtatawag na sa labas eh. O, mamaya po, hindi po sila makakaligtas. Makikita po sila yung iba po, mamaya na lang po mapapag. Actually, may bagong dating tayo eh, sir. Sir. Tama-tama, getting to know you portion. Pangalan niyo po, affiliation. Ay, sir, galing po. Pangalan niyo po, affiliation. At kung bagay, at kung ipiliin kayo, at bagay, bakit? At bakit? Sir Dolly. Nanali ako agad. magandang ano po, umaga po. Humingi po ako ng paumanin. Medyo na-late po kami. Tawag ito. Ako po si Nolly Boy Coquin, si Pharmacy Chairman ng Olongapo City. Bagay na ano po, gusto ko ano, vacuum seal. Ganda kasi yung vacuum seal kasi pag sinilid ka, mawatanggal lahat ng toxic sa katawan mo. Sir, wala ka rin si Ramon. So, yun po, nakilala nyo na po ang bawat isa kung paano mag-isip. Yun po pinaka-importante daw kung paano mag-isip kung may makamahal tayo sa hayop, meron tayong matulungin sa kapwa. So, nakita po natin kung paano mag-isip ang bawat isa. Tsaka, nandun na po kasi yung makikita yung strength tsaka weakness niya. So, yun lang po. At maraming salamat po. Maraming salamat sa napaka-live natin, pag-interview, sir. Hooray! Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Romina Yutok. Mina, I think halos kakilala ko naman po yung mga, o familiar yung mga nandirito. Anyway po, ako po si Mina. Tawagan niyo lang po ako Mina. At galing po ako sa
regional office sa training division po ako naka-assign. And at the same time po, ako po yung in-charge sa ENSA. It's a kapirahan ng kusina. Kasi hindi po manadong inaano yun, baka manghingi ng pera. Anyway, si Sir Edwin, kilala naman po niya ako. And natutuwa po ako at nandito tayo lahat. Mahalaga po yung ating gagawing activity for this morning and until afternoon. So, we expect po your 100% participation. Kasi yung magiging output natin is magagamit po, especially na Zambales, ng probinsya ninyo. Kaya pagtulungan po natin yon. At ano pa ba? Bagay o hayop ka? Napuhayop na po ang mira. Bagay o kaya? Bagay o hayop. Pwede bang artista na lang? Pwede. Oh, tapos pala. Joke lang po. Ano ba? Bagay is isda. Isda na lang siguro. Ano po? O, kasi favorite ko kasi yung ano, yung flying fish. At saka yung ano po, yung espada, paborito ko yun. Kaya siguro yun, kasi ano, kaya masasabi kong pinaka gusto ko yung dalawang yun. Medyo ano na, yung flesh nila masarap. And at the same time, especially dito sa Manila, kasi sa Bataan po ako nakasign, pasensya na, ano, medyo merong ano bias, ano. So during time ng season ng ito yung espada, madami. So napakasarap niya at isa siya dun sa mga isda na medyo mahal at pagdating po dun sa livelihood ng ating mga kasamahan. And paborito ko din yung ano, crabs at saka lumansag. Lili, prepare mo na. O, nila. Malagay ko, nagpaparinig na. Kaya bukas, Dok, nakahingan namin kayo ng alimasag. Kasi, sino ng alimasag ngayon sa Manila Bay? So, bukas na lang sila. Siguro ngayon, crabs muna nil. Kaya hipon. Ah, hipon pala. Very good. Sinigang na shrimp po. Wow. Sige, solve na kami po. So, maraming salamat po at hope you will enjoy our activity today. Thank you. Ayan, balik. Ayan. So, ngayon po, tumungo po tayo sa ating susunod na gagawin. Nabanggit po ni Ma'am Gatina, nahihigit po namin yung mga inaas, mga expectations, mga inaasang mangyari sa ating today, ngayong araw. So, meron po kami nilagay ng mga colored paper sa inyong bumesa. Ito po. So, iba-iba pong kulay. Ganon din po sa likod. Maaari po ba natin isulat po doon para sa kulay green? Medyo light green, yung ating mga inaasang mangyari sa ating program or activity po ngayong araw. Para sa kulay dilaw naman po, ating mga in-expect na tungkol sa ating speakers, mga inaasang ating matutunan. Or ano ba yung, pwede nyo ilagay kung ating mga research speakers ay pwede marami kayong matutunan. Ayun. So, para sa dilaw. Para sa kulay, light pink, maaari nyo pong ilagay yung mga inaasahan or in-expect sa ating mga facilitators, mga nag-assist po sa inyo ngayong araw. And then, para sa light blue, kung ano po yung in-expect natin sa ating food and sa ating venue po ngayon. Bibigyan po namin kayo ng limang minuto para po magsulat. Pwede i-salit ko sa light blue. Sa puti. Mga ball pen. Ay, sige lang po. Pwede lang. Okay, pwede lang. Naman. Joke lang. Opo. Okay lang po, sir. Ayan. Po, sir. Po. Ano pang gusto niyo po? Sulat na po kayo. Maaari na po natin. Ito po, baka. Ito po, may mga extra po dito na. Ito po, ito po. Dapat ano, bawat participants, kumplito yung kulay. Ay. Para makuha nyo yung ano. Sulat lang po. Sulat lang po. Maglagay na expectation. Kaya nga dapat lahat ng participants. Okay. Ay, hindi po. Papangalanan ba? Hindi po. Hindi po. Wala pong pangalan. Ano lang kung ano po yung. Yeah.
speaker, facilitator, expectation po nila. Facilitator sa food and venue. Ano bang gusto niyo sa na-expect niyo food and venue? Gusto niyo ba yung medyo pampahayag, may pampa-HB? Kung gusto niyo pong pampa-HB, ilagay niyo dyan. Yun po yung... Lagyan na natin lahat para kasi yung expectation niyo. Facilitator na lang sa akin. We expect, as per Mamina, we expect wraps. Ma'am, sir. Seafood. Sige po, sulat lang po tanong. Sige po. I guess kahit kung kulang na po yung ano, you can write it any color. Keep plaster na lang po kung saan dyan. Maano po, makanan po. Tapos, may magbabasa. Tama, Joanna? Kung maaari po, may mag-represent po. Mag-present po mamaya. Magbabasa na ako. Anay po. Kasi hindi mo lang ma-identify program. Sa resource person, individual po. Kaya, kung saan lang niyo po gusto mag-comment. Akin na to. Gusto niyo po ba yung resource person para artistahin ang itsura? Lagay niyo po dyan. Ano bang dapat isulat sa food? Expectation and... po. Saan po? Sa food and venue po. Kung ano po yung na-expect niyo sa food na dito, sa venue? Sabihin niyo po, kailangan merong ventilation. Hindi na po tayo mag-aircon. Buksan natin. Sa tabi ng beach. Masas Tagalog na lang. Masas Tansyang napaka. Dami sulat ko ma. Tapos na po. Isa lang. Kuya, ito o. Kuya. Para sa resource speakers, maalam at madami maintindihan topic. Madaling maintindihan topic about mining dahil maraming epekto ang posibleng nangyayari. Pwede pang magganap. Controversial. Sana malinaw ang paliwanag sa amin ng mga participants at expert po. Para sa facilitator, sa well-trained and more ideas, madaling lapitan, tumutulong sa pagpapaintindi ng gawain sa mga participants, before family, and excellent. And sa food and venue, food masarap, nakakabusog. Sa venue malamig, masustansyang pagkain, maayos at malinis na kapaligiran. Beach, walang naglagay na mitun. Foods, seafoods, and fruits. Food is delicious. And the venue is very good, so kaya na hipon, sinigang na hipon, seafood. Seafood, sinigang tayo. Tapos diet lang. E paano yun eh? Seafoods, maya-maya diet sa dulo. Basta mo eh, kontra dito. Basta mo eh, wala na lang. Yung wala, maglagay na yung maintainer. Senior citizen. Po, para magpaka... Ayun, pala-pastrive natin masarili sa ating mga nailagay na expectation. Para naman po lumalim ang ating pagkaunawa, kung ano nga po ang Fisheries Vulnerability Assessment Tool Data, Validation and Mapping, tinatawagan ko po ulit si Dr. Bodikimis D. Santos para po yung ipailalim, malalim yung ating mga pag-uunawa sa ating program na at maalo sa sambalin. Thank you very much. Thank you very much, Ma'am NJ. At again, magandang umaga po sa ating lahat. So, may dalawang lecture nga po tayo to this morning. One would be mine, explaining po yung an update of climate change, especially patungkol sa Philippine fisheries. Tingnan natin. And then,
I'll go into discussing yung tinatawag natin vulnerability and suitability assessment. Ano nga ba yun? And ano nga ba yung project natin? So, itudugtong po yung sa discussion na doon. And then after me, si Joanna will discuss po yung i-orient kayo specifically doon sa tool, sa vulnerability assessment tool na gagamitin po natin. Kasama po yung rubrics. Okay? So ako po si, magit na nga po ni Ma'am MJ, si Muji Kimis ni Santos. Mahirap naman panggitin. Yun, oo. Actually, marami pong tumulong at tumutulong po dito sa work na to. Nangunguna na po dyan yung mga kasama natin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasi, papansin nyo, si Sir Mipo, ayan, no? Sabi na po namin kasama yan nung una pa, no? Kasama po natin sila na mabalangkas po ng ating programa at nag i-implement. Okay po? Ako po yung focal person ng climate change sa NFRDI at pati sa BIFAR, although sabi ko sa BIFAR dahil nahiwalay na kami, baka pwedeng mag-assign na ng iba. Pero so far, yun po, kaya po kami may project ngayon. Ngayon, sabi ni Sir, ano sabi mo Sir sa pangalan ko? Mahirap banggitin. Ngayon, pwede ko po bang ikwento yung pangalan ko? Pwede po. O, kasi kadalasan, yun po yung tinatanong kaya sa'yo sa lecture ko eh. So, mahal. Po ba? Ngayon, para doon sa mga nakarinig na nitong kwento na to, mabilis lang po. Okay. Ipakitakpan na lang po yung tenga at saka yung mata. Okay. Sige po. Ang full name ko po ay Muji Kiwis Dalisay Santos. Ano po? Okay. Ngayon, Santos ay Spanish word for saint. So ako po isang saint. Pwede? At hindi po nag-iisang saint kung hindi madami kasi may S. So ako po ay maraming saint. Pwede? Pwede po. Pwede. Ano naman yung Dalisay? Ngayon, napagkit ni Sir, no? Kasi po totoo yung chismis na yun na ako si Cardo Dalisay. Sa mga provinsyano. Buhay pa ba siya? Buhay pa, Sir. Di mo mamatay-matay, ano? Hindi po totoo na ako si... Kasi kalat-kalat yung chismis po na yun na ako daw si Cardo. Hindi po totoo. Huwag po kayo maniwala. Ito po niyan, magpinsan buo kami. Oo, yung nanay ko ay kapatid ng tatay niya. Kaya medyo magkahuwid kami. Pwede? Pwede. Pero Dalisay actually is a Tagalog word. It's a Tagalog word for? Your. Ayan. So, ako po ay isang saint na? Your. Pwede? Pwede. Ano, malakas? But wait, sabi sa Home TV Shopping, there's more. Kaya ano naman po yung Muji Kiwis? No. Muji Kiwis actually po is a Native American Indian name. Ah, okay. Inango siya sa poem na sinulat ni Longfellow. Kilala niyo po si Longfellow. Siya po yung sumulat ng Psalm of Life. Ah, okay. Very popular. Psalm of Life. Now, si Longfellow, gumawa rin po siya ng isang poem na The Song of Hiawatha. Dati noon nakikita ko po may cartoon yung Song of yung Hiawatha. Ang tatay ni Hiawatha si Muji Kiwis. By the way, Muji Kiwis po ay sa pangalan lang, no? Purong Pilipino po ako, tatay ko purong Kapampangan, no? Ang mother ko ay pinanganak at lumaki at kababayan ni Yorme Pisco Moreno. Pinanganak at lumaki sa Tondo ang mother ko. Tagalog. So hybrid po. Anyway, so yung pangalan, sa pangalan lang po yung Native American. Dahil Native American Indian name siya, meron po yung ibig sabihin. Ibig sabihin niyan ay God of Wind. Wow. So ako po ay isang saint na pure na God. Pero yung feeling ng God niya is full liter. So, your God is. Oh. Okay. Kaya nung banggitin ko, nag-aral po ako sa Japan, nung master's ko, saka PhD. Kaya po nang banggitin ko yan sa mga kakasama kong scholar doon, sabi nila, kaya pala malakas ang aray mo. Kunti na sabi nila, kaya pala mahangin ka. Huwag na masan. Buti na rabi ko ang airconte. Ngayon, yung nasa taas, inalaw pa ako magkaroon ng name extension, PhD. So, nalagay ko po yung PhD. Alam niyo po ba yung sabihin ng PhD? Sabihin mo ba, Doctor of Philosophy? Bolos half day, sir. Ah, bolos half day.
Kailangan po yun ang name. Pero dito po, ang ibig sabihin niyan ay puro hangin ang dala. Ako na po ang hari ng hangin. Yan. So, but you can call me Muji or Doc Muji for some of my calling. Ano po? Yeah. And speaking of name again, ito pong isdang ito, kamag-anak ng Lapu-Lapu, pero madaliit po siya. Na-discover siya at pinangalanan noong 2015. Ano po? Nakita siya sa fish market sa Iloilo. So, ang feeling namin, ay nakikita lang siya sa Pilipinas. Itong isda na to. Okay? Now, I'm sure dito sa inyo, maka marami pa tayong mag-discover na bago kasi wala lang masyadong nag-aaral. Ano po? Okay. In fact, pinag-discussion na namin kanina, yung tirong nyo, mukhang maraming iba-ibang klaseng tirong na yung iba, marami, hindi pa recorded sa Pilipinas. Marami. Yung tirong na, tirong nyo. Anyway, okay. Pinangalanan po itong isda na to, kasi bago siya eh, no? Wala po siya pangalan. Jelly the Perca, Santosi. Santosi from the word Santos. Ayan. Pwede? Pwede? Now, para sa mga nasa, si ma'am nasa academia, no? Sinasabi yan, pag biologist ka or fisheries, pag mapangalanan yung isang isda sa inyo, for example, sa animal, oh, pwede ka na mag-retire. So, sa mga, ano yan eh, life goals eh. Anyway, I'm fortunate enough na yun nga, so, bigyan ako ng pinangalanan pa yung isda. Pero actually, hindi po ito yung interesting dito. Alam niyo po ba kung anong pinangalanan sa kanya na official common name or official English name? Nakikilala yan sa buong mundo. Tinawag po siyang Pogi. Pwede? Pogi. Alam niyo na ba kung saan na ito papunta? So, totoo po na Pogi Perchlet. Ngayon, sasabihin niyo, masyado naman bolero ito. Kanina pa kami binobola. Pati ba naman pangalan ng isda eh. Sana, syempre, gusto natin makita kung totoo ba ito. Tama po ba? We're going to talk about science here. No po, at the whole day. So, dapat may ebidensya. Gusto po ba niyo makita na totoo Pogi Perchlet yan? Santosi. Dapat po, no? Kailangan natin makita ebidensya. In every work that we do, lalo na sa panahon ng fake news ngayon, before we believe something sa social media, kailangan tignan muna natin yung background. Kasi malamang, pakabusan lang ng galing yun. So, tignan natin kung ano. Now, this fish no, was published in Zootaxa in 2015, Jeff Williams and Ken Carpenter. Yeah, mga kaibigan ko sila actually. Hindi ko alam kung pinaglalaroan nila ako. Anyway, sila po yung nag-describe ng isda at nagsulat nito. It's a 7-page paper which you can download from the internet anytime for free. Pwede yeah. Naman makita now, sa internet. Sa loob ng paper na yan, usually pag nagpapangalan ng isda, pag wala ka siyang pangalan, kailangan lalagay nyo kung ano yung origin ng name. Yung etymology kung tawagin. No? Alin yung origin ng name, source ng name. So, tingnan po natin. Kasi gusto natin malaman kung Pogi Perchlet nga, baka naman ang bobola lang ako. Tama po ba? Sige, tingnan po natin. Basa! Etymology. The species name is named Santosi in honor of blah, blah, blah. Holy collaborator without blah, 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 blah. In recognition, blah, blah, blah. Yan. Ang pinaka-importante pong lahat itong last sentence. Basahin po natin. The common name is based on the Tagalog word Pogi, meaning handsome. In reference to its striking fresh. Kita-kita. In reference to Pogi, meaning handsome, in reference to Fujikiwi Santos. Pwede? Tinilis. Anyway, so you can call me Muji, Doc Muji. Sometimes Doc Pogi pwede na rin. Ayun! Yung pala patutong yung pala yung pala. Okay, babakap sa akin. Dato pa sa kanya. Anyway, so yun po yung kwento ng pangalan ko. Ayan. Thank you po for listening. Now, marami po tayong ginagalawan na work, no? Sabi nga, I'm part of the National Fisheries Research and Development Institute. Para po doon sa gusto mag-publish, especially sa SUC, ako po yung editor-in-chief ng the Philippine Journal of Fisheries, Scopus, tsaka CABI Index na po siya. No? And then, I'm a member of the National Academy of Science and Technology. In 2018, na-confer po ako as an academician. Hindi ko na po pinapangarap yung national scientist. Magano yan. Pero doon sa pool ng NAST, yung nanonominate papuntang national scientist.
And then, nagtuturo din po ako sa UST part-time, so graduate school. So, nag-a-advise ako ng master's, PhD, at kung ano-ano po kong trabaho no, na nilulugaran natin. So, kung meron po kayong, you want to ask something for advice, no, pwede po ako dyan. I-email lang po ako, ganyan. Lalo na po kung love life. Ako, kayang-kaya po ang love life na mag-advise. Makaperitra naman daw. Oo. Yun nga lang, pagdating sa finances, medyo hindi po. Pwede pong utusan, sabi ni Sir Balbag lang. Tama. Okay? So, ayan. Yan po yung aking affiliation so that you will know. Ah, by the way, member din po ako ng Scientific Career System. No? Para dito sa mga nasa BFAR, mga nag-SMT, meron po tayong Wi-Fi kung saan pwede kang magkaroon ng scientist rank. Scientist 1 to 5. No? Scientist 1 SG26. Scientist 5 is SG30. Tapos, point system yun. Depende sa publication. Basta kailangan permanent ka, at least meron kang master's degree. Tapos may point system based on your publication, patent. So, kahit na Aqua 1 yung position mo, pwede kang maging SG26 na sweldo once makapasok ka dito sa scientific career system. Civil service po ang nagmamanage dito at may council po yan. So, hindi po tatanungin kung anong scientist ako. Para lang siguro ma-encourage din yung mga young kids dito na nabigyan na po ako ng scientist for rank. Wow. So, okay na rin po. Hindi ko na kailangan mag-abroad para makapagtayo ng bahay. Ay, paano masuporta yung family. Medyo kaya na po na magpa-aral na rin ng medicine kung gusto mag-medicine. So, the saying this sa ating mga young ones, no, na this is really a viable career path in government service. Yung mga nag-SLP, magsulat lang tayo, mag-publish, and we will be able to get these kinds of benefits. Mm-hmm. Kaya, nandun yung advokasya, yung pagsusulat, and the state will take care of you. Meron pong mechanism sa gobyerno kung saan yung mga S&T workers natin, may Magna Carta pa for science and technology, the state will take care of you. So, push natin kasi kailangan din natin yung S&T for nation building. Okay. Dahil po ako'y millennial, pinanganak po ako 20 years ago, ayun! Ayan, meron din po akong binuong page, no? May FB page ako, tawag si Doc Muji. So, baka pwede pong follow, ganyan. Nag-update tayo ng mga iba't ibang mga current information about fisheries sa Pilipinas at mga interesting things. Okay, isa po yung aking mga contact info. Okay. So, talking points natin, we'll go general muna. Tingnan natin, konting mabilis na leveling of sa climate change, Philippine fisheries. Titingnan natin, ano ba yung prediction sa Philippine fisheries pagdating sa climate change? Ano yung nangyayari na mismo? Pakihawak lang pa. Ayan, ha? Sabihin, titingnan natin based on actual studies, ano na yung nangyayari sa fishery patungkol sa climate change? At ano yung ginagawa natin? Kasama na po yung gagawin natin this afternoon. Paano tayo mag-adapt dun sa impacts ng climate change. Okay? So, ano na? Again, I'm sure narinig niyo na po yung climate change, ano? The term? Tama po ba? Yes, sir. Ang tanong next, sino po naniniwala sa climate change? Pakitaas po. Lahat. Okay, good. So, sino pong naniniwala na nandito na ang impacts ng climate change? Nandito na. So, hindi na po ako mahihirapang mag-convince sa inyo. So, mabilis lang po, no, na leveling off natin, no, na lecture. Nalulungkot ako, walang naglagay na pleasing personality dun sa resource people. Okay. Now, mabilis lang po, no, so, in normal conditions, yung araw, pag tama sa Earth, lumalabas. Yung, sumising ako po yung init, no, palabas po ng Earth. Ano naging problema? Dumami po yung mga greenhouse gases kung tawagin. So, nabalot yan. So, yung init, imbis na makalabas, yung napukulog po sa loob. Kaya nagkakaroon po ng tinatawag na global warming. Kasi yung init, hindi nakakalabas, umiinit yung mundo. At dahil doon, ano pong nangyari pag umiinit ang mundo?
nagpapalit po yung klima. So, di ba, umiinit-init, dahil mainit na ngayon, yung dating inaasahan natin na tag-ulan, minsan, urong, minsan, ano, and then, nagkakaroon po ng tinatawag ng climate change. At dahil nag-iiba-iba na ang panahon, umiinit na, etc., etc., nagkakaroon po ng tinatawag na disaster sa perspektibo natin kasi hindi tayo handa. Biglang malalakas yung typhoon, mamaya pag-usapan natin yung mga predictions na gano'n. Natutunaw yung yelo, mainit, di ba, sa pole. Then, pag natunaw yung yelo, saan pupunta? Dagat. So, anong gagawin nun? Tataas yung level ng dagat. Nangyari na po yan before. Ang problema, ngayon mabilis. Tapos, anong basic difference ng climate change na pinag-uusapan? Anthropogenic, or gawa ng tao, yung bilis nung pagkaroon ng pag-init ng mundo. Anthropogenic, tao po ang may kasalanan. Before, nung mga millions of years ago, nagkaroon ng Ice Age na, kita niyo po ba yung movie na Ice Age? Yes, sir. O, nangyari po yun, nag-iyelo, lumiinit, pero wala pang tao noon. This time, humans yung may nag-induce. Bakit? Yun nga, dahil naglabas na tayo ng labas ng mga greenhouse gases. Mga factory, sasakyan, di ba? Aircon, kasama po lahat yan. Now, paano nalaman na meron nga bang ganitong epekto? Siyempre, mga siyentista natin, tinignan yung datos. Mula 1800s up to the present, nakita nila, kasi may mga datos, no, temperature, average no, sa mundo, yung trend ay pataas ng mga datos. Okay? Tapos tinignan din yung level ng dagat, pataas ng pataas. No? At saan ang galing yung pataas ng pataas, nakita nila na pababa na ng pababa yung snow cover dun sa North Pole. Kaya tumataas yung level ng dagat kasi nga natutunaw yung level. At marami pa pong ibang mga datos na lumalabas ngayon. Okay? Now, ano naman ngayon ang para nakikita ang epekto ng climate change nitong mga ganitong pangyayari sa fisheries? Tingnan po natin kasi yun po pag-usapan natin. Ito sa ibang bansa muna. Ito, published recently, 80 years na datos. Yung mga siyentista, tinanggal yung epekto ng overfishing, tinanggal nila yung epekto ng pollution, iniwan nila yung epekto ng warming. At nakita nila na marami, in some areas, about 35% nagbawasan yung population ng isda dahil sa pag-init ng panahon. Oh, kaya pala. In some areas. No income. Okay, tinanggal yung overfishing. Ito pa yung epekto ng overfishing, ha? Ito pa yung epekto ng IUU at pollution. Warming lang. So, tama si Sir, dagdag mo pa yung climate change, nakaka-apekto talaga dun sa population ng isda. 35% drop in some areas. Hindi lahat, pero sa Sea of Japan, due to warming in 35% drop. Ano pa? Punta tayo sa aquaculture. O, ito, sa Norway. No? Mga salmon farms. O, uminit yung dagat doon, dumami yung lumot. Di ba, ganun po kasi yun eh. Pag uminit yung tubig, dumadami yung lumot. Eh, dumami yung lumot dito, yung mga salmon, hindi naman makalabas. Siyempre, farm. Ano mangyari? Masuffocate. Hindi sila makahinga kasi yung oxygen doon sa tubig, kinukuha ng lumot. O, ano nangyari? Deads. 8 million salmon. Okay. Huwag na natin tingnan yung 82 million damage. Yung kakainin na lang sana natin na wala pa. So itong mga ganito, marami na nangyayari ngayon sa mundo. No? Yung effect at ano nila yan, tinignan nila na it's because of climate change. Kasi dinugtong nila na, dati naman hindi mainit yung tubig dyan. Uminit, dumami yung lumot, namatay. So tingin nila dahil dun sa phenomenon. Okay? Ito pa. Meron ng ebidensya na lumalabas na yung climate change dahil umiinit, yung ibang marine species papunta na sa North Poles. Papunta na sa Canada. Ito yung Philippines. Mamay-migrate. Bakit? Mainit. Yung klima natin dito, mainit na. Yung klima na gusto nila, ito na yung magiging parang tropical areas. Per prediction, dito yung klima dito, parang dito na sa Canada. Yung Canada, bis na masyadong malamig, medyo magiging tropical.
saan pupunta yung isda? Ang prediction, papunta doon. Pwede pa magtanong while discussion. Sige pa, wait mo. Ay, nag-wonder lang ako. Sabi natin, pag uminit yung dagat, yung iba magmamigrate, tapos nagkakaroon ng depopulation because of climate change. Pero kung titingnan natin, sa production kasi ng isda, yung init has a direct impact or a direct effect to the reproductive cycle of the fish. Yes. Pag mainit siya, mas maganda siya sa isda. Then, makaka-reproduce siya ng mas marami. Pag sudden change, kung masyadong mainit, itaas mo lang ng konti yung timpe, yung ano, yung moving or temperatura para lumamig. Now, the main question is, do we have any data na makasabi natin na nag-cover up tayo, nag-measure tayo about the temperature of the environment para makita natin na talagang ito yung cause why the population dynamics of the fish was depleted? Meron po ba tayo? What do you mean, sir? Patungkol doon sa pag-init? Dito po sa, ano, dito po sa movement po? Yung movement po ng mataas? Sa normal? Hindi sir, kanina kasi. Yung nabanggit niyo sir na ano, totoo po 'yon, no, sa aquaculture, isang paraan 'yon pag tinataas yung temperature, na-induce silang mangitlog. Yeah, yeah, yes, yes sir. Kaya nga sabi okay ba, po 'yon. Tama po 'yon. Tama po 'yon. And we see that in aquaculture species especially. Pero ang binabanggit po dito is yung sa wild. Kasi hindi po lahat ng isda ganun po yung epekto ng temperature. Eh. In most cases, in general cases, dahil hindi na conducive yung mainit na yung lugar, ang tendency niyan, ano pong mangyari? Pupunta siya dun sa lugar na optimum yung kanyang kondisyon. So, lilipit po siya. Yun yung binabanggit po ng study na to. Na based on looking at so many different species of fish in the wild, eh nakita nila na may north, may poleward movement na yung mga marine species na ito. Mamaya papakita ko, ito may mga prediction ng mga species na mawawala. May mga prediction na may mga species na mawawala sa marino. So, naiintindihan ko po sinasabi ni Sir, for example, sa bangus, sa tilapia, sa mga culture species. But we're now talking about, in general terms, of the marine wild population. Okay, Sir? Sige, mamaya po itakal po natin specific. Pero sinasabi po itong pag-aaral na ito, may nakita na nga po silang at na-predict na po ito before. Dati prediction pa lang yan. Dahil nga prediction ay iinit dito sa atin, magiging disyerto yung Pilipinas, sana naman mali yung prediction, talagang lilipat yung mga isda. Ang problema, may mga isda na hindi naman makamigrate malayo, ano mangyari? Metic. Metic. Marami po, titignan natin yung mga impacts ng climate change. Kasi this is really a game changer. COVID is difficult. Pero actually, mas malaking problema ito. Itong kinakaharap po natin. Anyway, okay, tuloy ko lang po, ano? Hindi ang tanong ngayon eh. Paano ngayon eh? Kung papunta yung ano, kailangan na bang mag-migrate sa Canada? Sa adaptation, ano po? Sabi ko nga doon sa Aurora, yung hingi niya sa PIPAR ngayon, o sa gobyerno, ay pambayad ng passport. Saka ng visa. Relocate, so. Anyway, sana naman hindi. And there are specific effects diyan. Pero yun nga, in general, what we have to do is adapt. Kasi at this point, tingin ko, wala tayong magawa dun sa, ano, eh, sa mangyayari at nangyayari na nga. But what we need to do is to plan ahead and adapt kung ano yung pwede natin gawin. Okay? Sige. Now, so ano naman ang estado ng Pilipinas pagdating dun sa vulnerability sa climate change? At siyempre, nandun na naman tayo sa top 10 palagi. No? This is one index in 2019, a German study na number 4 ang Pilipinas pagdating sa risk sa climate. So, bakit? Oh, eh kasi nga, ayan, one of the most vulnerable impacts of climate change. Bakit Pilipinas na naman? Ano po? Yung vulnerable, ibig sabihin, upang mas delikado tayo compared sa ibang countries. Eh, una, binadaanan tayo ng maraming bagyo at ang prediction, yung bagyo dito lalakas. Mas malalakas na yung darating sa atin. Yung ating mga resources, like yung ating mga fishing ground, medyo sensitive na. Anong ibig sabihin nun? O dahil paliit na ng paliit ang huli, paunti na ng paunti, may sakit na yung ating fishing ground. Tama po ba? Naniniwala ba tayo doon?
cancer lang, no? May sakit na. Yung sabi, hindi na siya full. Kasi kung fully healthy yan, dapat yung mga isda natin na nahuhuli na malalaki before, eh, nandyan pa rin. Tama po ba? Oh. Eh, dahil hindi na. So, may sakit yung population, so very sensitive. Tapos, ang masakla, yung adaptive capacity natin mababa. Bakit? Eh, yung mga fisher po, eh, poorest of the poor. Oh. So, nandyan man, meron na tayong exposure, mahina lang yung ating mga fishing ground, halimbawa mo. Mahirap pa yung ating mga fisher po, hindi makapag-adapt ng maayos kung magkatamaan na tayo nito. Kaya, palagi tayong nasa taas ng list ng vulnerable countries sa world. Nakalungkot, ano po? Pero, again, kaya po tayo nandito, tingnan natin ano ba yung pwedeng magawa natin at our level. Kasi yes, we look at livelihood, we look at production, but this time we're going to look everything sa climate lens. Ano naman ngayon gagawin natin patungkol sa climate change? Maaari kasama natin yung livelihood, pero tingnan natin sa under a climate lens. Yun po yung purpose nito ating pinag-uusapan ngayon. Kasi hindi po talaga pwedeng business as usual tayo. Kasi, sabi nyo nga po, kayo na nagsabi, nararamdaman na natin itong epekto nito. Magkakaroon ng drought, magkakaroon ng malalakas na bagyo. What do we do? Hindi naman po pwedeng hindi tayo gagalaw. Kung hindi, or punta po tayo sa Canada, pwede. Pero hindi naman po tayo lahat makakapunta sa Canada. Anyway, climate change, meron po tayong batas dyan. Ano po? Climate Change Act 2009, may Climate Change Commission. In fact, itong commission na to, nabanggit ko na pati yung DBM, minomonitor yung government agencies. Anong climate change related projects ninyo? At tinatag yun. Ina AOM yan actually, pag wala. Ngayon, nakakalusot pa yung mga agencies sa attribution. Pero very recently, nag-attend ako ng isang meeting. May criteria kung ano yung masasabi climate change project lang. And ang isang way para ma-ensure na may climate change project tayo, kailangan nang galing yung project based sa isang vulnerability assessment. Tama po ba? So, hindi pwede yung parang, basta yung boat na yan, may climate change yan. Eh, anong issue ng climate change na sinasagot ng boat? Kailangan natin malaman muna yung issue para siya maging climate. And sa Pilipinas, dalawa po kasi yan. May mitigation, yun ang magbabawas tayo ng usok, at merong adaptation. Sa atin, marami ay adaptation. Kasi tayo nga ang pinaka-vulnerable. Saka yung ating contribution, umanggit na ito ni President, konti lang compared sa China, America, US. No? So sila dapat ang magbawas. Pero magbabawas din po tayo. Kaya lang, most of our activities ay nakapatungkol sa adaptation. Meron na po tayong strategy, no? Paano titignan yung climate change at disaster risk reduction, no? Kasama nga sila. Region dito na bumuo. So, ito may plano. Meron naman tayo magaling ang Pinoy sa plan, no? So, mag-develop ng knowledge, yung mekanismo paano titignan yan, and yung empowerment ng future folk na dyan, tinitignan na po namin. Ang importante lang dito, kasama sa deliverables ng knowledge, kailangan magkaroon ng vulnerability and suitability maps. In addition to socio-economic profile, fishery resource profile, community profile, lahat po yan kailangan natin datos yan para yung plano natin ay maayos. Kung wala po tayong maayos na baseline, eh ganun pa rin po ang ating mga plano. Puro hit or miss. Puro gut feel. At kasama na yung vulnerability and suitability maps sa pagtingin ng plano natin. Kasi nga, dyan pumapasok yung climate change. Okay. Tingnan natin. So, ano yung nasasabi sa literature kung ano yung mangyayari sa Philippine fisheries pagdating sa climate change? No. Maapektuhan yung ating ecosystem. Ito yung prediction. Sayang di makita dito ni National Scientist Alcala. No. Magkakaroon ng increase in sea surface temperature. Prediction po ito, ha? Magkakaroon po ng coral bleaching, mamamatay yung mga bahura. Bakit? Sa init, no? So, pag namatay po yung bahura, ano mangyari? No more. Isda. Pag walang isda, wala nang, ano si sir, wala nang, hindi ka na pwede maging isda, no? Magkakaroon ng ocean acidification, aasim yung dagat. Dahil sa pag-init. O pag nag-iasim yan, coral bleaching ulit. Kasi kalaban ng corals yung asim. Kasi calcium carbonate, masisira yung kanilang skeleton. Sea level rise. Tataas yung level ng dagat. No? Sa maraming parte ng
Tapos yung tropical cyclone magdodouble ng frequency, tapos magiging intense. No? At tapos yung El Nino dadami, lalakas. Ito pa yung mga prediction. Okay? Now, ano pa mga prediction? Ito prediction ng pag-asa. Oh, meron na po mga in medium range scenario. Ito 2020, ito 2050. Asan po ang Zambales? Yan, no? So namumula yung Zambales by 2050. Oh, na isip na ba natin 'yon? Paano tayo mag-plan in the future? Oh, magiinit. Oh, 2050 wala na Luis ba? Tingnan niyo oh, 2050. Oh, dito, tingnan mo, yellow pa. Prediction ng pag-asa. Wala na nga daw. No, same ano, same season ha. December, January, February. Ayun, oh, namumula na. 2 degrees. Oh. Now, naisip na po ba natin yun? So, ano gagawin natin? Wala na pa rin. Pag inaabot yan sa 2021 na po tayo ngayon. Malapit na po. Malapit na yan. Oh. In fact, ang prediction dati, 100 years bago ma-affect, maramdaman yan. Ang problema, parang nararamdaman na natin. Ngayon pa lang. Oh. Pag-asa po, nag-predict nito, ha? Hindi po ako. Pag-asa. Ano po? Nag-model. Oh, ito, another study. By 2050, si Yorme, hindi na pwedeng mag-mayor. Bakit? Lulubog po kasi ang Manila. Yung city of Manila. Nasa coastal yan, eh. Di ba? Actually, mababa na ngayon sa dagat, eh. Dahil sa subsidence. Eh, dagdagan mo pa ng pagtakas ng dagat. So, ang sabi sa study na ito, ang bagong magiging coastal area sa Metro Manila, alam nyo kung ano? Makati. Ay. No, by 2050. Pag hindi nagpalit yung trajectory natin. Malaking parts ng Bulacan, burado yan. Assassinate, burado yan. Bulacan, bakit? Kaya maraming fish pond dyan, kasi mangrove areas yan, ng unang panahon. Mababa yan. O, dagdagan mo ng 2-3 metro ng dagat yan. In fact, actually, marami doon. No, tatagdan na yung mga dives. Eh. Hindi na mga pangnabangan kasi, ano. So, predicted po yan. Mababa. Oo, konting ano lang. Kasi mababa talaga siya. E, dagdagan mo pa ng ilang metro ng sea level rise. O. Sir, pagdating ng 2050, ang ano na lang daw po makikita sa Manila yung cruise sa Quiapo Church. Yun ang ano ng scientist. Apo. Actually talaga ng ano, maraming area sa Manila ay okay. Ito, 2050 ulit, publication 2018. Scientist natin si Roland, nag-model sila, tinignan nila yung biology ng mga isda. In-overlay nila yung siyempre, depende yung biology ng isda doon sa reaction niya sa environment. Kung mainit, anong mangyayari sa kanya. O lumabas, yung bulinaw, tanigi, espada, lumahan, salmon, sap-sap, dorado, malasugi. It's either mabawasan yung population nila, mawawala. Dito marami kayong ano, malasugi. May mga malasugi kayo dito, di ba? Orikina. Espada, sir. Espada, paborito na mag ano. O yan, kumain ka na lang kumain ngayon pa kasi by 2050. Sayang po yung sap-sap, masarap po yan. Marami ko kayo dito sa inyo sa may bawang. Ngayon, marami pa. Ito yung mga bagay na unpublished yan. Sayang. Sana mali. Sana mali yung prediction. Pwede lang. Eh kung magkatotoo. Sana malunasan. Ayun. Yun ang kailangan natin gawin. We have to prepare. Kasi that's the only way we can... Tigil na po yung mining. Yun, mga prediction po yun. Tingnan natin yung actual na study na nangyayari na. Ano po? Tumataas nga ba? Oh. Ito, publication ni... Hindi natin makita dito. Publication po to ng 1800s to 2000. Manila Bay, Legazpi, Manila Bay yun, Cebu, Davao. Pataas na po lahat ng dagat. No, ito, hindi prediction ha. Data na po ito. Hello. No. Diyos me. El Nino. Pagdaan ng El Nino. No. Doon sa Northern Mindanao, isa sa mga positive, dumadami yung sardinas doon sa Northern Mindanao pag El Nino. Pero isa lang yung kasi karamihan negative. Magkakaroon ng displacement ng migration. No? So ito, dumadami ito yung El Nino. Pero ang worst, for example, ito, again, na-document po ito. No? El Nino noong 1997. Ito po yung Pilipinas. Po ang Pacific Ocean. Ito po ang US.
dito po yung bulk ng tuna na nakuhuli dyan. Dito sa may Western Central Pacific. Dito po pumupunta yung ating mga tuna fishers sa Jensen para mahuli ng tuna. Yung malalaking tuna nakikita yun sa nung nag-El Nino, tignan nyo po, nag-spread po yung tuna. Pumunta po, papunta po dun sa Central Pacific. So, magkakaroon po ng displacement. Ngayon, pansinin nyo po yan. Kung yung mga fisherman natin, o commercial fish, eh pag dito na po yung tuna, hindi na po sila makabalik, wala ng gasolina eh. Na sobrang layo. So, malaking epekto po, tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Eh, anong sabi sa prediction? Yung El Nino ay dadami at magiging mas malakas. Sana naman, mali. Naman, sana po. Pero, eh kung mangyari, kailangan tayong mag-isip kung anong plan B natin. Tama po ba? Yes, sir. Now, so yun yung mga example ng nangyayari na. Na po. So, ano ba yung ginagawa natin? So, sa part ng program natin, sa PIFAR, tinitingnan natin yung mga technologies na baka pwede. Tingnan. Ito, isang paborito ko, AquaShade. Bakit? Very simple, nakita sa CLSU's, Lesser Bombing, eh nag-increase yung spawning rate ng tilapia by just putting a shade. Kasi nga, mainit na eh. Sino bang mga, yung ating mga nanay dito, gusto yung mga anak na mainit? Siyempre, ay, gusto niya medyo malamig-lamig. Ganon din po sa isda. Sabi ko nga, baka sa recommendation mamaya, kasi hindi po namin recommendation. Baka ito yung pwede niyang i-propose sa PIPAR. Imbis sa dagat, ilagay yung net, dahil paubos ng isda, ilagay sa fish pond. And it will increase production. Tama po ba? Yes, sir. Mga tipong ganon. But those are just suggestions. Ano pang ginagawa natin? Marami tayong mga siyentista na nagmo-model. Alam natin kung nasaan na ngayon yung galunggong. Kaya po, ang concentration na Northern Palawan, ang Sardinas, ay nandyan sa Samba, ano, sa Basilan. Sulu. No? May mga sardinas dito, pero ang bulk, commercial quantity nandyan. Dito sa inyo, anong marami? Tuna, tsaka dito, Corifena, marami, Dorado. Ewan ko dito kung maabot ang Dorado ba dito sa inyo? Pero marami din dito talaga sa Ilocos. Sa North, marami. Tuna, marami dito. Tuna, marami nga dito. So, may kanya-kanya, ano, kung sa'yo at Tondo, sa akin, ang Cavite. Ganon din siya. So, inaalam po natin yun. Kasi nga, para alam natin kung pakasal yung temperature dito, ano kung nangyayari sa mga yan? Saan pupunta? At sakaling may magbiba tayo ng model. Nagkakaroon sa climate proofing din po kami. Although ito, hindi na namin natuloy pa. Na bawat pag-development plan, dapat talaga may climate change lens na siyang pinitingnan. No? Sa pagpaplano natin at the back of our minds, lagi natin is, kung ano nangyayari ng 10 years, 20 years from now? Okay. Tapos, of course, we're doing this vulnerability assessment. Ito po yung publication. Okay, mabilis lang. Now, nung Secretary Pinyol, nilaunch niya po itong color-coded map. Okay? Ewan ko po nabalitaan niyo ito. Ito yung farmer's guide map. No? Ganito po yung itsura niyan. Ito yung Zambales. Ano po? Pag-click niya yan, ayan, titingnan niyo yung crop suitability sa Zambales. So, i-click natin, halimbawa mo yung mangga. So, ito yung mga areas na pwede kayong magtalim ng mangga kung saan siya lalaki ng maayos. Yung sa ibang part ng Zambales, hindi pwede. Saan base yun? Sa soil profile. So, meron po nito. Sir, guys, ito. Sana ginagamit yung mga farmers, no? Ayan. Tapos, meron din silang mga land-based hazard, ganyan, more or less. So, maka-access nyo po ito. O, i-click natin yung rice. O, iba din yung area kung saan pwede kang magtalim ng rice. So, sa soil profile. Meron din silang ayan, mga hazard din yung ganyan. Anong wala? O, syempre, walang. Walang aquaculture, walang fisheries. Puro crop. In fact, wala rin livestock. Tinatanong ko sila, bakit walang livestock? Fisheries. Okay din, naintindihan ko na wala. Kasi nga, palagi tayo. Third class citizen sa DA. Even yung livestock, wala. Kasi daw gumagalaw yung baka. Gumagalaw yung kambing. Eh yung plants hindi. Eh sabi ko, eh ako sa fisheries hindi kayo papayag, dapat meron. Feeling ko kaya namin, as a scientist, magaling ang Pinoy. Kailangan lang magpag-develop ng model. So yung wish namin, ang wish natin is magkaroon din ng ganito, parang Fisher's Guide Map, na pag pinindot mo yung tilapia,
sa buong Pilipinas, more or less malalaman mo saan ka maganda magtanim, mag-alaga ng tilapia na optimum. Kinlik mo yung sumpo, dito sa area to. Yun yung dream natin, ano po. Tapos sa capture fisheries naman, pag kinlik mo yung octopus, saan ba maraming nahuhuling? Octopus, no? Pwedeng magturo yun sa mga tao para ubusin. Pero pwede rin yun na information ng managers na i-manage. No? Na i-regulate na kagad bago pa man ubusin ng mga tao. No? So, importante yun. Ngayon, biglang nag-message sa amin yung PRDP, yung Philippine Rural Development Project. It's a 2 billion facility. Ewan ko kung narinig nyo na to. On extension na siya. Magpapautang sila sa LGU. Pero, anong key? Kailangan modern at climate smart. Kailangan yung proposal ng LGU para ma-access itong loan program na ito. Kailangan climate. Ibig sabihin, kahit tumama yung effects ng climate change, ano siya? Resilient. Hindi siya apektado. Hindi yung parang nilagay mo sa isang tabi, yung pala lulubong. Ano mangyari sa utang. Paano tayo nito? Nabato, nabakot. Napwits. Buti sa'yo, kung pwits, may interest eh. May interest, oh, malaki pa. Okay naman yun, interest, basta may ROI. Ang problema, paano kung magka-ROI, nilagay mo sa isang lugar na lulubog pala 10 years from now. Sayang. Oh. No. Ngayon, itong programa na to, Climate Smart, meron silang vulnerability and suitability analysis. Okay? So, ito yung pinaka-index nila para tignan kung papasa yung proposal ng LGU. Tama po ba? Kasi may index eh. Oh, so, meron silang crops. Yan, may mapa silang ganyan. Anong problema? Oh, meron silang pautang para sa fisheries. Wala namang index. Meron konti sa aquaculture, konti-konti, pero walang adaptive, walang capsule. So, kaya kami tinawagan. Baka pwede kayo mag-develop ng vulnerability and suitability assessment index para sa capture fisheries to guide them dun sa mga proposal. Para naman yung ating loan ay hindi mapunta sa wala. Ayan. Kaya po, na-develop itong project na ito. It's a nationwide climate change vulnerability and suitability assessment. Okay? Dapat po ito last year natapos, kaya lang na-COVID din po siya. Na-quarantine. Kaya na-delay. Okay, so essentially what we're going to do, vulnerability suitability assessment and mapping. So magde-develop tayo ng mapa, may mga kulay-kulay, para mag-guide yung ating mga planners, mga managers kung anong gagawin pagdating sa climate change related activities at may database kung dinidevelop. Para lahat po ng datos na makukuha sa inyo ay malalagay sa isang facility na hindi masasayang at magagamit ng mga Pilipino in the future. Na medyo kulang natin yan sa Pilipinas. Kaya po kami nandito, sa Vietnam, isang click lang, nagagawa nila ito. Bakit? Kasi meron silang datos from the barangay level, automatic yan. Nagsasubmit sila ng data sa national. Hindi po pwede uubrang kagaya sa Pilipinas na kanya-kanya. Hindi. Bakit? Communist sila, di ba? Tama po ba? Walang reklamo, mag-submit ka. Eh, kagandahan naman nun, pag kailangan naman ng national government, boom! Hindi na kailangan mag-ikot-ikot. So, yun. As much as we wanted to, kaya kami bumababa kasi kailangan namin kumuha ng information. So, ito yung team. So, dalawa yung strategy natin. Una, gagamit ng mga national data sa PAGASA, no? Magmamodel sa NSAP data. Kaya kinukulit ko sila, Rachel, sila naman, asa na yung fishing ground maps nyo, yung grid map kung saan sila nagpifishing. Kasi kailangan dito para mapipredict kung nasaan yung mga isla. At meron na kami nasimulan sa Region 1, o yung fishing areas. So alam namin ano yung preference, for example, ng hasa-hasa ay ng matambaka nung spada, kung saan makikita nyo dito mga yellowfin, medyo spread sila yung mga matambaka, nandiyan lang sila sa tabi-tabi. So more or less alam natin in terms of management nasaan naka-place siya, and magagamit natin datos na to para tingnan yung mga movement later in terms of prediction. Kasi pwede nyo mag-i-model yan, mag-i-model yan, increase temperature, pagkita nyo more or less. Ang strategy number 2 ay gagawin po natin ngayon. Gamit itong fishbowl, mag-discuss po tayo para mag-i-scoring and titingnan natin yung vulnerability index. So ito po yan, no? Binablish po na po namin yan. Kasi as a scientist, syempre gusto kong vetted muna ng scientific community yung aming ituturo. Hindi yung parang naisip ko lang tapos bumababa na kami ituturo.
So, ayaw ko po yun. So, pinacheck muna namin sa scientific community, duman po sa vetting. Complementary sectoral participatory. Kasi ito po ay nakadiretso sa fishery sector. No? And then, hindi po ito katulad ng ibang tool na kung may nakita na kayong DA tool, ang bami sa MSI. Ito po, pati ay manggagaling yung datos sa inyo, basically it's perception, pero kung may data kayo, mas maganda. Kaya po nandito ang PSA, nandito yung NSAP mamaya, magtutulong-tulungan po kayo para tignan kung ano yung isasagot nyo, consensus, dun sa questionnaire na ituturo po mamaya. Now, ano po ba yung vulnerability sa konteksto ng climate change? Ano po? Pareho po ba yan nung parang nag-break kayo ng inyong jowa tapos vulnerable ka? Parang ganun eh. In some ways, parang ganun. Ay, yung kahinaan ba? Titingnan natin. Sa climate change, yung vulnerability, may tatlong aspeto na tinitingnan. Yung exposure, nabanggit ko na ito kanina. Sensitivity, tsaka adaptive capacity. Titingnan na yung tatlong yan para ma-determine natin yung vulnerability. Yung exposure, ano to? Ito yung mga physical environment conditions. Ito yung mga weather disturbance. Pag may measure tayo mamaya ng weather disturbance dito, magbibilang, tapos lalagyan natin ng score. Yung sensitivity, ito yung system, no? Ano yung status ng system? May sakit na ba siya o hindi pa? And then, yung adaptive capacity, yung potential niya. No? Yung ability niya to moderate potential harm. Okay? And then, kasama lahat yan, at the end of the day, we're going to look at, ito na yung magiging vulnerability, yung the extent to which the natural system is unable to cope with climate change. So, medyo lumalalim na po, no? Pero, ganito lang po yung ibig sabihin niyan. Dito po sa picture na to, alin po ang exposure? Then sabi natin, exposure, sensitivity, adaptive capacity. Ano po yung exposure dyan? Kung natural calamities yung exposure. Yung sunlight, no? Ito yung weather disturbance, no? In this case, sunlight, no? Ano naman yung sensitivity o yung system na tinitingnan? Yung skin, no? Then dyan titingnan yung sensitivity. So parang, pag morena ka, mas less yung sensitivity mo sa sunlight kesa kung mistisa ka. Tama po ba? Kasi parang mas protected ka. So, mas sensitive ka pag mas maputi ka sa sunlight. Tama po ba? So, ganun po yung general ibig sabihin. No, so, titignan natin yun. And then, ano yung adaptive capacity? Lotion. Sa picture na to. Lotion. Sunblock. Tsaka? Yung sombrero. No? So, at the end of the day, kailangan magkakasama to para makita kung ano yung status ng inyong vulnerability. Yung tatlo. Okay. So, when we're going to measure yan, mamaya, no, exposure sensitivity, adaptive capacity, titignan yan, yung isda, yung community, yung household, yung age, yung awareness, literacy, lahat yan i-score natin. Okay? Tapos, ito po yung rubrics, explain po yan mabilis ni Joanna, mayamang konti. Ito yung i-score natin, no? Yan. Annual income, 1-2 ba yan, 3-4, or 5 high. Okay? Tapos sa aquaculture, ganun din. May konting difference lang dun sa ilan sa mga variables. Okay? Tapos, ang pinaka-methodology natin, focus group discussion, by province. So, ang mangyayari po, dati, usually, itong ano, is key informant interview. Dapat lahat kayo mapasagutin. Okay, kung lahat ng tuna fishers sa isang lugar, tuna fisheries ang titignan natin, mga tuna fishers ang sisurvey natin. Isa-isa. Kasi average. Pero, ang limitation po kasi ng project, wala ng budget, eh nationwide. Hindi po kaya yung lahat ng fisherman i-interviewin. So, ang ginawa po namin, by methodology, by province. The province will be considered as one household. Okay? At sino po yung household leader? Kayo po yun. Kaya po kayo ngayon, sasagot mamaya, consensus, para sa province. So, isang questionnaire, for isang commodity, isang sagot. Tapos kayo po ay magpo-consensus kung tama ba yun, kung ano yung pinaka-tingin yung ako ng sagot. Okay? Tapos meron pong Excel na ibibigay sa inyo para mag-compute nung scores. And then eventually magkakaroon po ng ganitong mapa ng high, medium, low vulnerability.
Okay? Tapos may database po yan, although ito hindi pa namin mabigay kasi dinidevelop pa po. Pero ito later on, bibigay pa rin po na. So, naka 10 regions na kami, pang 11 na po yung region 3. Medyo na gano'n lang po eh, na-delay kasi nga na-COVID. Pero parang ganito, ganyan po mangyayari. Dati noon, bawat province nakalagay sa isang room. No? Pero ngayon, ang ginawa namin dahil quarantine, kami na po yung bumababa sa province. Nag-try po kami ng 4B, nag-try kami ng virtual. Pero kung may face-to-face kagaya dito, mas maganda. So, opo, mas mapagod lang on our part, pero parang okay na rin. Makapasyal pa. Okay. So, example lang po ng summary report per province, Dinagat Island, for example. Ayan, yung score sila. Exposure, sensitivity, viscosity, by species. So, Joanna will tell you later, papipiliin po kayo maximum ng 5 commodities per capture and 5 commodities per aquaculture na fishery na titignan nyo. At most, 5. Pwede po mas madami, kaya lang kung kaya po. Pero at least, dun sa requirement ng project, at least 3, at most 5. At least, dun sa inyong sasagutan. Tapos, in the end of the day, magkakaroon po tayo ng ganitong mapa na isasubmit po sa DA, PRDG. Ito pong gagamitin nila for the local program. And for the foreseeable future, in terms of climate change planning ng DA. Ito na po ang gagamitin. So, mabilis lang po. Sabi nga natin, climate lens. Panoorin lang po natin ito. We know enough about climate change. It is time for decisions now. Coping with climate change, what does that mean? Climate has always determined how we live. And when it changed in the past, we adapted. So, what's new about adapting to climate change today? Shouldn't we focus on other challenges, such as education, unemployment, and economic development? Sure enough, the climate has always been changing. But the recent change, caused by our emission of gases such as carbon dioxide and methane that increase the greenhouse effect of the atmosphere, has happened in a much shorter time frame. As a result, the Earth is warming. This change in our climate is already leading to significant impacts. Glaciers are melting faster than expected. Sea level is on the rise. And it's very likely that droughts and extreme weather events like cyclones will become more frequent. These impacts destroy people's livelihoods and homes. They damage our infrastructure and disrupt communication and trade. Moreover, climate change is endangering development successes, and the poor and marginalized are often affected the most. Okay, climate change is evidently taking place. Whether it accelerates further depends on our lifestyle and economic activities. So, is it all about reducing carbon emissions? Well, even if we were to stop emissions instantly, the world would not stop warming immediately due to the amount of gases we've already emitted. That's why we must do both. Reduce greenhouse gas emissions and adapt to inevitable climate change. But how exactly can we adapt? Climate projections will never be able to predict the future with absolute certainty. Partly because the way in which the climate will change depends on our decisions in coming years. But do we really need certainty to make decisions? No. We routinely make decisions based on experience, facts, or insights available to us without knowing exactly what the future will bring. And while we don't know everything about future climate change, we know enough to act. But what exactly do we need to do differently? Basically, we need to bear in mind both current and future impacts of climate change. Climate projections do not translate into concrete strategies, but they can serve as guardrails for planning. We should consider how development plans, policies, and projects might be affected by climate change.
and to what extent these in turn make climate change worse. One possible consequence of climate change is precipitation pattern changes. These may lead to both droughts and extreme rain, sometimes in the same place. We should ask ourselves how a land use plan must be changed in order to remain flexible in reacting to future challenges. What adaptation measures can help to minimize effects on the local economy and people's livelihoods? Coastal megacities worldwide are threatened by the adverse consequences of sea level rise and extreme weather events. But what does an urban planner need to consider in order to make these cities climate resilient? What are the most suitable adaptation options? Clear criteria like urgency, costs, and political and social acceptance can help to prioritize adaptation options, such as flood preparedness measures, improvement of drainage systems, wetland restoration, and coastal management. Adaptation is a learning process. We all need to continuously improve our adaptation strategies, and making climate change adaptation a topic at all levels is important. There are many resources available that can support these activities, such as online information platforms like CI GRASP. We need to reduce greenhouse gas emissions and adapt to the impacts of climate change. And we must start acting today, together. Involve decision makers. Increase understanding about climate change. Create awareness about the need for society to adapt. These are important first steps. Preparing for possible things to come is much better than bearing the impacts of climate change without any protection. We know enough. Now let's adapt. Yun. So, kayo po yun, yung nasa table na yun, at mag-a-assess po tayo mamaya ng ating vulnerability using the fishbowl tool. By the way, lahat po nung materials na to ay pwede nyo pong i-in sa secretariat. You can make this available. Yung PowerPoint, yung video, you can have it. Hopefully, you'll get it and show it to your colleagues. Dagdag mo lang po, no? So, isang household po yung province. Kaya kung mapapansin ninyo, yung composition po ng team natin, ay kayo po yung tinatawag kong champion. Nandito yung PIFAR, of course, kasi yung nalalaman nila yung fisheries. Yung PSA, importante po yung data. No? Nandito po si Sir PSA. Yung academic institution, especially kung may studies sila specific for these areas, no? Makaka-input po sila. Yung ating pong nasa industry, syempre yung experiences. And then of course, our fisher folk. Kasi meron po silang institutional memory. Kaya unahin ko na lang, sabihin enough na ba to? No? May mga tanong kasi enough na ba itong grupo na to? As per methodology, okay na po yun. Kasi accepted naman po yun. No? Isang limitation nga po, we want to interview everyone, pero hindi naman po umbra kasi walang budget. Kaya po ang ginawa natin, yun nga, isang household, yung province, kayo po yung household head. So magko-consensus po tayo mamaya with the lead ng PFO. Tapos, we'll give you till maybe August para po kung feeling yung ipa-vet pa sa ibang tao na wala dito, you can do so para dun sa sagot nyo kung ibabalidate nyo pa. Pero kung hindi na, ano po yung nabigay po natin? Yun po yung iaabot sa Department of Agriculture. Okay po. Tapos, yun nga, enough na nga ba ito? We think na enough at the province level kasi nga nationwide po yung target natin. Kasi may tanong, bakit hindi very specific for a search. Kasi pag in-specify natin, ang kaya lang ng budget ay sambales na meron. E nationwide po yung requirement. Kaya po natin ginan ito yung program. Baka kasi may magtanong na, dapat lahat i-interview. Hindi po. Based on methodology, ganun po yung gagawin natin. Para comparable siya sa buong Pilipinas. Ito po yung the same method that we're using right now. Okay po. Any questions so far? Or mamaya na lang, pwede na po natin diretso kay Joanna, ipakita lang po sa inyo yung tool mismo na gagawin po natin. Kasama na po yung every criteria and rubrics na sasagutan natin, tsaka yung survey questionnaire. Okay? So, sige po. Ayan, ibigay po. So, okay lang po ba yung mga 30 minutes lang naman yung lecture?
Then, quarter to 12, pwede tayo mag-ano na hanggang 12:15. And then, mga 1 or 1:15, we can start na po yung focus group discussion. So, pinapaikot ni Joanna, but just for your reference, you can discuss po na survey question. Okay? Okay, Joanna, go ahead. Ulisan mo na lang ang politics para kasi... Second yung sa sensitivity and third po yung adaptive capacity. Meron pong ginawa for capture fisheries and for aquaculture. Ngayon po, i-discuss po muna yung nagawang settled rubrics or scoring for capture fisheries. So, para sa exposure parameter, ito po yung intensity or severity of the physical environment conditions that affect the present state of the biophysical system. So, para sa unang criteria, which is yung exposure ng ating fishing ground. So, dito, ini-examine ko yung frequency or severity ng exposure ng ating fishing ground sa mga weather disturbances sa loob ng isang taon. So, ito po yung mga ating bagyo, storms, typhoons, yung drought po na sinasabi. So, ito yung bibilangan natin kung ilang po yung mga dumaan na bagyo, drought sa ating sa Zambales province po pagdating sa ating fishing ground. So, ang score po dito ay low, medium, or high. Kapag low po, ang score ay 1 or 2. Kapag medium po ay 3 and 4, and kapag high naman po ay 5. So, for example po, dito daw ay merong 3 to 4 weather disturbances daw or na dumaan sa ating fishing ground sa loob ng isang taon. So, bibilangan lang po natin kung ilan po yung mga bagyo na dumaan sa ating fishing ground sa Zambales. So, yun po ang ating issue sa ating questionnaire na ipinamigay po natin. For second criteria naman po, yung sa household assessment. So, doon pa rin po, bibilangan lang natin kung ilan yung mga weather disturbances. And then, same lang po sa ating questionnaire. Kunwari, 5 to 6 weather disturbances. So, 4 po ang ating score. Ibig sabihin, medium ang kanyang exposure. Next po is yung sa community site assessment naman po. So, for example, ayan, di nakita. Merong more than 6 weather disturbances naman po na nag-occur sa ating community site. So, 5 po ang ating score. Ibig sabihin, high ang kanyang exposure po. Then, tumungo na po tayo sa next na parameter, which is yung sensitivity naman po. So, ito yung degree to which a system is affected in response to climate change. So, ano po ba yung mga nangyari sa ating system or sa ating fishery dahil dun sa impact po ng climate change. So, first pong criteria is yung sa catch comparison. So dito, mini-measure yung, o pinocompare yung catch rate 20 years ago. So kung may data po tayo 20 years ago, ipocompare po natin ito sa present data na meron po tayo. So kung mara po, ang score natin, kunwari ay 5, decreasing daw po yung catch rate over the years. So kung makunti lang po yung ating mga nahuhuli sa compared dun sa mga nakaraang taon. So, high ang kanyang sensitivity. Next naman pong criteria, yung sa average length of fish catches. So, ito yung age or size of captured fish naman po. So, for example, one ating score, ibig sabihin, 50 to 100% yung increase in average length size of fish catches compared years ago. So, ibig sabihin, low ang kanyang sensitivity. So, what pong ating score? Next naman pong criteria, yung sa dependence on fishery resource. So, gano'n po ba ka-dependent yung ating fisher po pagdating sa pangingisda po? For example, 4 po ang score. Kapag resource dependency niya ay 61 to 80%. So, halos nakadepende lang po yung ating fisher po sa pangingisda po.
Next po ay household age structure. This provides information naman po sa age structure ng ating household. So, ilang taon po or anong range po ba yung mga nanita sa Zambales po? So, kung majority po, kung nari ay 26 to 40 years of age, so ang ating score po ay 2. So, medyo low ang kanyang sensitivity. Next criteria is yung health condition. So, dito minimeasure naman po kung tungkol sa health conditions ng ating fisher folk. For example, no special health needs. So, wala naman po healthy po ang ating mga fisher folk. So, 1 ang ating score. For the next parameter naman po, yung adaptive capacity. So, ito yung ability to moderate potential harm, take advantage of the opportunities, or cope with consequences of the impacts of climate change. So, first criteria, yung sa income from fishing. So, tinitingnan po natin dito kung fishing na po ba yung only source ng income ng ating mga fisher folk, or meron pa pong ibang pinagkukunan. Kung doon lang naman po, ibig sabihin, kunwari 1, more than 80% of annual income generated from fishing. So, halos doon lang talaga po kumukuha ng income at mga fisher po, ibig sabihin, low ang kanyang adaptive capacity, 1 po ang score. Next naman po, yung awareness. So, ito minumeasure po yung level of awareness versus the extent of knowledge of fishers pagdating po sa climate change. So, may aware po ba yung ating mga fisher po pagdating sa climate change? So, kapag ganun po, sabihin, kunwari, 2 ang score dahil 20 to 40% lang ng ating mga fisher po sa Zambales yung nakakaalam tungkol sa climate change. So, low ang kanyang adaptive capacity. Next naman po criteria, yung sa access to information. So, meron nakapag-access po ba ng information pagdating sa climate change yung mga fisher folk po dito sa Zambales. So, for example, kung wala naman itong sources of information, wala siyang sa TV, radio, newspaper, internet, wala po siyang access. So, ibig sabihin, one ang ating score. Pero kung meron naman siya sa TV, meron radio, newspaper, ibig sabihin, 3 yung sources ng information, 3 po ang ating score. Next criteria naman po, yung precautionary measures undertaken in the future. So, yung adaptive strategy. So, may ginagawa po ba yung ating mga future po kapag bago dumating yung bagyo, habang umabagyo, or tapos na po yung bagyo or drought. So, for example, 5 to 6 precautionary measures undertaken. So, may mga ginagawa ng precautionary measures ng ating fisher folk. So, 4 po ang ating score. So, medium man kanya adaptive capacity pagdating sa adaptive strategies. Next naman po, yung literacy. So, dito, tinitingnan po kung ano naman po yung natapos ng ating mga fisher folk dahil for income generating livelihoods. So, kunwari, for Zambales, most of the fisher folk po dito ay college graduate or student or vocational student or graduate. So, 5 po ang ating score. So, pagdating naman po sa gear modification, so, minimeasure ko na mamodify po ba natin ng fisher folk na kanilang gears. For example, 1 ang score kapag no gear modification, so hindi nag-modify. Then, wala din po siyang knowledge, tapos wala rin siyang budget. So, low ang kanyang adaptive capacity, 1 po ang ating score po dito. Next naman po, last for the adaptive capacity, yung community support systems and programs. So, meron po ba mga programs dito sa inyong sa Zambales pagdating sa mga current issues ng climate change? May mga seminars, workshops, or trainings po ba kayo na-attendan? For example, meron mo isang program or support system in response to climate change yung nangyari for na
na-implement ko dito sa inyong sa province ng Dabanes. So, po ako for. So, yun po yung mga scoring rubrics for the capture fishery. So, ngayon po, didiscuss ko naman yung sa aquaculture. Halos same lang po siya for capture fisheries. Ilan lang po yung mga na nabago. So, katulad po dito sa exposure, ito naman po, binibilang yung exposure ng weather disturbances pagdating sa fish ponds or sa hatchery po. So, binibilang po, ilan naman po yung mga dumang bagyo sa inyong fish ponds sa loob din ng isang taon. So, for example, 0-1 weather disturbances lang naman po. Ilan ang kanyang exposure. So, 1 po ang aking score. So, next naman po, is yung sa mortality of cultured tomato. So, marami po ba ngayon yung mga namamatay na cultured tomato compared sa ilang sa past years? For example, 20-40% po nung inyong cultured commodities yung mga namamatay. So, ibig sabihin, at low ang ganyan sensitivity to po ang score. Pagdating naman sa growth of cultured commodity, ito naman po yung age or size na onset maturation and growth rate ng inyong cultured commodity. So, kumare, normal average growth lang naman po siya. Steady lang po. Hindi po siya nagbabago sa mga nakaraang taon. 3 po ang ating score. And last po for the aquaculture din, yung pag-modify po din ng mga culture practices. So, meron po ba, nag-modify din po ba kayo ng mga practices? Meron nagawa kayo mga practices. So, for example po, nag-modify kayo with some modification, with some knowledge, tapos limited resources or yung budget nyo, tapos hindi din po siya naging successful, ang score po natin ay so, medyo ng kanya adaptive capacity. So, yun po yung mga na bago or yun po yung pagdating sa aquaculture. So, kapag kukunin naman natin yung average score po ng ating mga parameters and criteria, so manual computation po is katotal lang natin yung scores so, sa lahat ng criteria and then i-divide natin sa number na ito. So, na dito, sa sensitivity, S1, S2, plus S, plus S, plus S, 5 divided by 5. So, makukuha natin average score para sa sensitivity. Ganun din po sa exposure and sa adaptive capacity. So, ito na po, ito naman po yung sa vulnerability category translation. So, paano po ba natin na-identify kung low, medium, or high po ito? Kapag low daw po, ang score ay less than or equal to 2. And medium, kapag 2.001 to 4. And then, kapag high naman to, ibig sabihin, greater than or equal to 4.001, yung average score po. Ito po yung sample Excel file. Dito niyo po yan, coding yung mga scores base po sa mga nasagutan po natin sa questionnaires. Ibibigyan din po namin kayo ng file na ito. Dahil dito po natin i-encode yung mga scores po ng ating assessment. Paano po ba tayo mag-encode dito sa Excel file? Una po, fill-upan po natin yung mga necessary information needed. Katulad niyo sa region, anong province area, area code, name ng surveyor, data encoder, and yung period of data gathering. Next po, ayan, i-encode na natin, input na natin yung ating mga scores based nga po sa question. And then, kapag natapos na tayo mag-fill out ng ating mga scores, so mag-encode, pupunta tayo sa next na spreadsheet. I-click lang po natin yung result tab. And then, so lalabas na dito yung average assessment values. Ito po yung makikita natin sa results tab. So, kita natin yung average scores per criteria, yung graph, and then ito po yung overall average assessment para dun sa tatlong parameters. So, paano po ba nakocompute yung ating vulnerability? So, siyempre, muna daw po, identify natin yung sensitivity. So, kapag ang sensitivity mo ay medium, and ang exposure ay medium din, ang ating potential impact ay medium.
kapag ang potential impact natin ay medium, and then ang adaptive capacity natin, possible dito, ay medium din, ang ating vulnerability score, index ay medium. So ito po yung automatic nang makita nyo sa exercise. So, sa, meron din pong dinedevelop na database bukod po din sa Excel file. So, ito po yung picture po nung dinedevelop na database. So, ngayon po, ano po ba yung gagawin natin sa activity na to? So, first po, ang gagawin natin ay choose at move top 5 commodities for aquaculture and capture fisheries para sa Zambales province. And kapag nakapili na tayo ng commodities po na i-assess natin, pilapan po natin yung mga questionnaires na binigay po. And then tandaan po, na kada isang questionnaire, isang commodity lang po. And then isang Excel file po yung kada commodity pag nag-enroll po kayo. And then, kapag na-enroll na po, automatic na po yung results for the vulnerability. And then, pakisubmit po yung inyong mga questionnaires. And kapag nakapag may output na po kayo, gagawa po tayo ng PowerPoint presentation and ipapresent po ito mamaya. So, tandaan po na pwede po kayong gumamit ng data from PSA sa NSAP po. And kung anong available na data na meron po kayo, pwede rin po yung inyong mga, kung wala pa kayong available, wala pa yung data na mapagkukunan, pwede po yung inyong mga perception mo po. And then, outputs must be consensus per province. So, ang mangyari po dito ay consensus po ang inyong mga sagot per commodity. So, mag-uusap-usap po kayo mamaya, mag-plenary po para mapag-usapan kung ano po yung bibigay niyong scores para the criteria sa bawat bawat commodity kung na-i-identify niyo. One province is considered as one household. So, ano po bang magiging flow ng inyong format ng inyong presentation? So, una po, slide yung title. Second, yung members. Then, province brief description. Then, results ng inyong scoring and recommendations. So, ito po yung sample. So, ito po yung title. Ito po yung members. Kayo po. Name, office, and email addresses niyo po. And then, brief description lang po para sa Zambales province. And then, ito po yung results ng inyong story. So, ganito po yung magiging itsura ng ipapresent kayo po mamaya. And then, last pong slide is yung inyong recommendations based po dun sa inyong naging resulta po ng based po sa assessment. So, yan po. Dun po the end view of the presentation. Okay. Okay. Any clarification po? So, isang ganito po. Okay. Ako. So, pali ang mangyari po, sabi ko nga po, isang, sabi nga na din Joanna, isang household po yung consideration sa province ng Zambales. So, mangyayari po, si PFO siya po yung pinaka-facilitate po ng consensus discussion. So, one commodity would be one form. Tapos, ang sagot po ninyo, consensus, isang form lang. For example, tuna fishery. So, isang form. Lahat kayo dapat mag-discuss para kung ano yung ilalagay mo score. So, hindi po kayo individually mag-score. Now, you can maybe do that as a draft for you para input nyo later sa plenary. Pero importante po, ito yung consensus na sagot. Yun po yung ibibigay. Okay po? Now, when we say commodity, let's say tuna, hindi po ibig sabihin na tuna lang na tuna is that. Mapapansin niyo po yung framework, yung tuna fishery po ang tinitingnan natin kung ano yung vulnerability niya. Kaya nandun yung mga fishers, no? At nandun din yung may component din is that. Okay po? Ano pa? Any other questions? Tapos, dahil po ano, may presentation nga po, maybe you can ask someone, yung mga medyo millennial na katulad ko, na mag-secretariat, no? Mag-plug in na nung ilang items dito sa slide, gagawa ng title, yung mag-i-input sa Excel, no? Habang nag-discuss naman yung iba. Okay po? Any other questions?
So, naisip na po ba natin, more or less, kung ano yung mga pwede nating isagot mamaya? Say, for example, decreasing 20 years ago compared from 20 years to now. Sabihin, wala kaming data ng 20 years ago. Yung kagandahan po ng method na to, ang pinaka-baseline na po natin is perception. So, hindi po pwedeng hindi, wala tayong sagot. So, now we're going to ask lahat ng may memory kung more or less pabagsak na ba. Kasi trend lang naman ang tinitingnan natin, hindi naman actual values. Tanungin natin ang ating mga Fisher folk. Ano sa tingin nyo, sir? Bumababa ba over the years? Or pareho pa rin yung catch? Tapos, kung may data naman yung NSAP, ano masasabi ng NSAP? Takot, mali, tumataas. Mag-usap kayo ngayon. Ano ba talaga? So, yun po yun, no? Magpe-prevail ba yung actual data? So, kailangan po consensus kasi nga po kayo yung household team sa Sambales. Ayan po kayo yung mga napili, more or less, kasi more or less kayo po yung nakama sa Sambales. Okay? Sir, sige. May years ba na kailangan 20? Yung trend, 20 kasi yung nandun sa 20. Or more than 10 would be okay. 2000, year 2000. Oh, actually, it's possible data na ang NSAP ng year 2000. Ang PSA, of course, also can input on that. Kung meron kayong internet, you can even go to, certain studies or publication or database na pwede nyo tignan. Kung mapapansin nyo, data, of course, is the best. Tama po ba? No. Kaya lang, kung wala, hindi naman po pwede nangangat tayo. Kaya kung ginawa namin, perception. Para at least may maumpisahan po tayo sa buong Pilipinas, more or less na po yung tingin natin at kahit na perception. And then in the future, hopefully, ma-realize natin, ito pala yung data natin kailangan para mas maayos yung assessment natin. Yun ngayon yung gagawin yung next. Sa SUC, sabihin nila ma, ito pala yung mga dapat na pa-thesis namin. No? Kasi ito yung data gaps. Yun ang gagawin. Sa BIFAR naman, ganun. So that next time when you do this, mas maganda na. No, pero hindi naman po pwedeng hintayin pa natin yung data. Nandiyan na yung climate change. Na acceptable naman actually ang perception ng the things of ganito klase pag-aaral. Yung local fishers knowledge is an exception. Eh lalo na kung nadagdagan pa natin ang data na meron dyan. So okay po yan. Para dito sa mga nagtatanong minsan, hindi kailangan data. Yung nga problema sa Pilipinas, pachi-pachi ang data. Ang requirement po sa atin ay nationwide. So, at least magkakaroon po tayo ng mapa sa buong Pilipinas at the provincial of Pilipinas. Okay po? We're okay with that? Yes. Tapos testingin po natin mamaya. So, any po, any other question? Nandito naman po kami sa paligid-ligid kung meron kayong question. Pero yun po mamaya, si PFO na po yung mag-lead sa atin sa focus group discussion when we answer. And then, syempre, mauna po sa activity nyo, you have to select ngayon kung ano yung priority commodities nyo na i-assess. Now, it's up to you. It can be production data. It can be a certain management plan for a certain species kasi merong in place. Nasa sa inyo na po yun. Basta at most 5 fishery or commodity ang inyong titignan. Para din po represented ang Sambales pag binuo po yung buong mapa ng Pilipinas. So, sample niyan, 5 na capture, 5 na capture. Ito, tatlo lang ata ginawa nila, tatlo. Ano, 3 to 5 is okay. Yung iba, hanggang, kagaya sa landlocked areas, wala sila capture. Aquaculture lang. Pero in your case, meron kayong coastal at meron kayong aquaculture. Okay? So, ngayon yung Excel, sabi nga namin, bibigay ko namin siya para hindi na kayo magko-compute, automatic na po yun na mag-generate ng score. Okay? And then, yun, mag-assign na lang kayo kung sino makatulong ng mga millennial for that secretariat for later. Siguro sa BIFAR, mga staff. Tapos, yun, healthy discussion po tayo, no? Okay, so... Kung wala na po, it's 12:15, magpa-picture lang po tayo, group photo, para po sa COA. Sa baba. Sa baba daw po tayo. And then, we'll be back here mga 1:15. Lunch break, 1:15, and then discussion na po tayo. Siguro mga hanggang
3:30, hindi pa kaya hanggang 4, we'll make the presentation of your group. Isang presentation na lang yun kasi isang service lang kayo. And then we'll have some critiquing and then closing program. Okay? See you. Thank you very much po. Picture taking muna po tayo. Kailan kaya ang meeting natin, sir? Sa inyo. Para sa ano? Sorry, meeting ka? Pharmacy? Opo. Yung mga lugar po. Ay, yung opo, yung ibig sabihin yung for example, kung tuna fishery, ang i-assess nyo, yung fishery lang na involved dun sa tuna. So yung naggagalunggong hindi po makasama dito. Oh. Yung coverage pang tuna fishery lang. Kapag sinabi nyo literacy nung tuna fishers. Hindi ng buong Sambales. Hindi buong Sambales essential per se. May question po ako, Doc. Kasi nabanggit kasi ni Sir Edwin, sila hindi nagpapalik because they have the capacity sa bigger boats. Hindi ba pwede yung it's either bigger boats and or gear? Yeah. Ang minumodify nila, yung isa nila mas malaking That's another sort of modification. Or placement. It's not only nakapokus sa gear, pwede rin yung bigger boats. Pwede. So now when you choose which one there, pwede nyong isama yon as part nung component na nagbomod. Again, ang gusto lang i-picture, may kapasidad ba yung fisher na magpampalit? That way, yung adaptive capacity niya nandun. Meron kasi yung iba dati, yung mga sa nagdaanan namin, kahit na wala nang mahuli, ganun pa rin ang ganun yung ginagamit. Kaya binabagyo na, pareho. Ibig sabihin, yung adaptive capacity niya for that part, hindi masyado mataas kasi hindi siya nagpapalit. Diba kasi yung iba matigas nga yun. Or yung meron din kanina yung counter, gustong-gusto nila magpalit. Wala namang budget. Wala silang budget. So, mababa din yung ano. Oo, kasi mababa din yung modification. Mahanap po kung saan sila pwede. Saka dun sa technical aspect, kung magbabago sila ng gear, magbabago na naman paano din naman nila alam kung paano gamitin. Ayun. Yun po yung yun tinitingnan. Yun yung isang reason nila doon. Alam mo yun na doon sa malapit sa Crystal Beach? Maraming mga Bisaya. So yun eh. Pagka pupunta ka ron, lang ka na... Palagay ka modification talaga nila yun yung bangka. Bangka. Kasi ngayon gumagawa silang mas mahaba pa yung bangka. Kasi nga, saka siguro baka maalon na, saka gusto nila mas malayo. Naliliitan na nga sila sa 2030. Kasi ano sila sir, 3 to 5 days sila. Pwede yun. Kasama yun sa para modification. So ano po tayo? Magkasundo po tayo. 3, 4, 5. Five. Lalo sa mga illegal fishers, 5 yan. Actually, oo. Sobrang galing mag-innovate. 5. Panalo. 5. Ibang fisher po yun ang huli ng fly fish. Na talagang fly fish lang. So, iba po siya. Dito lang talaga, net. At saka yung mga nagpa-flying fish, hindi siya lagi namuhuli ng flying fish. Meron siyang ibang trabaho. Dorado siya na pupunta. Pag nilaglag nila yung lang sir, maghanap sila ng payo na saka sila naghanap ng dorado. Sa Olongga po sir, may nagpa-flying fish? Bihira po. Sa Kabanggan po? Meron po sir, kalamba na ginagamit po doon. Apo. Sa rito niyo sir, meron? Sundakit, marami. Sundakit, yan. Candelaria, meron po? Iba mo meron? Kasi ay flying fish. Meron, dati marami nga. So, wala nang flying fish. So, kunti na lang po. Kabanggan, iba, flying fish. Kunti na lang. Dati ang dami. Okay. Wala na. Saan po mahina? Kumbaga saan kayo nag-fail na grade? So yun yung kailangan yung ipasa. Para yung vulnerability nyo eventually, imbis na high, magiging medium na lang. So ganun. And you can be very specific. Kung pwede po, wag po yung generic na mga recommendation na fishing boat kagad. Kailangan may dugtong kung bakit yun yung ni-recommend. For example, isang example na lumabas sa mga discussion namin sa ibang region,
ako, lumabas na yung aquaculture ng bangus, eh, medyo kailangan ng support for yung hatchery. Gusto nila maglagay ng mga hatchery, pero hindi siya hatchery na the usual, but a climate resilient hatchery. So anong pwede gawin, for example, ay magpapadesign sa SUC, mga engineering student, ng isang hatchery na kahit dumaan ng bagyo, hindi masira, self-contained, may sarili siyang power generation, etc. etc. So yung mga ganun pong recommendation. What else? Sa capture, kung hindi nagmamodify dito, ano ba yung kailangan yung... kasi kung hindi siya nagmamodify, magbabayad ka yung adaptive capacity. So pwede, ano ba kailangan para matulungan siyang tumaas yung adaptive capacity? Perhaps training ng bagong technology para yung adaptive capacity niya, yung skills niya tumaas. Opo. Access, parang IEC, although sa inyo yata, mataas, ano? Yung score ng access to information. Kasi sa iba, talagang hindi alam ng mga fisher folk about climate change, maglalagay ngayon ang recommendation, mag-conduct ng massive information campaign para sa mga fisher folk on climate change and its impacts. Mga ganun po. No? So, at ito magiging ano ngayon siya, yung mga recommendation, eventually, hopefully, ma-push through yung iba doon. Magiging siya climate change related project na siya. Hindi na siya attribution. Kung hindi, naka-angkol talaga sa vulnerability assessment. So, yun. So, pag-usapan ko kung ano po yung based sa assessment nyo, yung naging kahinaan nyo kung bakit yung iba ay medium vulnerability para siya maging low eventually. Ano mga recommendation natin? SPF po, may kausap. Ikaw muna, Rachel. So, sino po gusto magsimula? Coding po sana ng mga boat. Yes. Yung implementation lang po ng bawat munisipyo yung hindi nila ginagawa. Pero maganda sana po. Kasi pag na, may kulay yung may color po yung boat, malalaman mo. Oras na lumipat po siya ng bayan, makikita mo na agad. May designated color naman na bawat munisipyo. Bawat munisipyo kaya lang hindi lahat. Pero po parang depende rin sa ano sa municipal, kagaya po namin sa amin sa Olongga po, Subic, San Antonio. Parang ano naman po, bigayan kami, unlike lang doon sa parting Bataan na talagang pag pumasok ka doon, talagang sigurado may paglalagyan. Pero dito po sa amin, sa Olongga po, Subic, San Antonio, wala po kami ano, parang bigayan lang kasi medyo maliliit lang yung... Olongga po, sa Subic siguro pwede magbigayan kasi wala naman dadaanan ng Subic kundi tulong daw. At saka panagkita sila kasi ng isda sa Bulungan, so dadaan talaga sila ng Olongga. Pero pagdating sa capture kasi, hindi ho natin pwedeng banggitin yung bigayan sila. Nasa kanila lang pag-uusap. When it comes to the law is very strict. Pag pumasok ka, bawal ka. We should to understand that. Yes. Kaya tayo, kaya napapabayaan yung paglipat ng ibang bayan, it is because our terminology na pagbibigayan. But if... Oo. Pag lumipat ka, bawal talaga yon. Bawal yon. Yeah. Wala namang sinabi yung batas na sabi niya na kapag nag-usap na kayo, bigayan. Wala naman eh. Ang sinabi ng batas, ikaw taga San Antonio, hindi ka pwede pumunta na San Antonio. Yun yun. Pwede kang tumaan, pero hindi ka pwede nga isa. Pero po siguro para sa akin, siguro dahil sa situation na talagang mahirap na baka pangisda, siguro kung dadaanin natin sa batas, talagang bawal dahil batas ay national law yun. Pero siguro yung parang consideration na lang din siguro ng munisipyo, na pabahayaan na makapangisda yung karating lugar niya dahil nga po sa hirap ng buhay dahil sa... Depende dahil sa munisipyo. Nakadepende na nga lang talaga sa munisipyo. Aywan po, kung pamayagan nung kanya. Hindi, meron naman. May ganyan po. Mahihingan ka lang sila ng authority. Mag-iingin ka sa munisipyo para ang munisipyo. Ma'am, ganyan po yan. Pwedeng ano, sagutin ko yung sinasabi niyo. Isa lang po yan eh. Yan yung tinatawag nating ano na kasing tapos? Permit. Permit to operate po yan. Hindi po siya permit to operate. Hindi. Kwan lang po yun. Good for one day lang one yung day permit. Ngayon. Gratuities. Yan yung tinatawag na gratuity permit. Iba yung permit na yan. Special permit lang yan.
Pero good for one day lang yan. Hindi na po na pwedeng ulit gamitin sa sunod araw. Hindi po talaga. Kasi every time na mangingisda ka, unless meron talaga silang parang MOA, yung munisipyo, possible. Kasi pwede nang provide ka naman. Ah, taga, hindi ah. Palagi ka. I am a law enforcer. Liliwanagin ko. Hindi pwedeng mangibabaw yung pag-uusap ng dadawang executive over the national kasi, sir, this is the national sir, kasi dito sa Bataan, Pampanga, nagkakagulo. Kaya governor to governor na nag-uusap. Inaayos po nila yan para mas maayos ang implementasyon. Kasi mahirap naman nagkakagulo. Magkakatabi. So, parang dito sa para sa COVID, nagkakagulo si si Gwen Garcia, tsaka si President. Hindi, ganito po. Ganito na lang, no? Ganito na lang. I mean, siguro mag tayo mag-down. Hindi, exciting yung discussion. Actually, yung mga binabanggit nyo po, we can see those sa iba't ibang areas ng Pilipinas. Pero ang maganda dito nakikita ko, yung management plan, I think is a key strategy para magkaroon tayo ng platform para i-address nga yung iba't ibang issues na to using that plan na upo din yung iba so that at the end of the day we are able to help yung population ng Tirong tsaka ng Galunggong to bounce back para nga maging mas healthy siya at medyo yung vulnerability niya ay mabawasan. Yung vulnerability natin mabawasan. Now, in the interest of time, ayoko pong i-cut sana, kaya lang. Pero lahat po ng ito, I think, mapapasok sa isang management plan eh. Doon yung matatakal ito isa-isa. Kasi yun, may structure. Opo, kasi doon, umpisahan nyo ng ano ba yung status, ano yung science, ano yung issues, and then more or less, ano yung specific tutok natin. Pero, for now, okay na po ito in terms of our sagot, recommendation, on how to make our vulnerabilities lesser. Specific position need, which is yung management plan. Ito lang ako, ipahabol ako. Kasi kung nagsasurvey kami, nung sa mga fishermen, sa sadang tiyatang namin, kung ang like sa namin tiyatang doon, is yung increase and decrease last year. Kino-compare namin siya. Right, right. So, ang sinasagot kasi lagi nila is, wala naman kami tinali. Kaya hindi namin, yun, lagi na sagot eh. Wala naman kami tinali dyan. Kaya hindi namin alam kung may mahuli kami o wala. So, ano kaya kung meron ba tayong isang parang technology, like katulad nung isa nga, meron tayo yung fish finder na sinasabi nila, or meron pa tayong parang sa mga research na pwede ba natin hanapin yung mga isda na yun, parang yun, kung nasaan yung mga isda na yun, dun sila mag isda, parang gano'n, isang technology. Like yung nila sa yung fish finder na sinasabi kanina, Bago muna si Sir, yun, I guess na-capture na dun, Sir, dadagdag na lang, yung importansya ng pag-develop ng technology to help this one. So, hindi lang movements, hindi, pati abundance siguro, ilagay lang po natin yun, no? Sige, Sir, sa fish finder kasi, ginagamitan niya ng machine na para maghanap ng isda. So, kung wala namang pupuntahan yung mga isda, hindi talaga sila maglulupon-lupon. Isa siguro dyan, maganda, yung tinatayo, yung isang project natin, Sir Neil, artificial reef with the coral plantation. Isa siguro yan. Yes. Isama natin sa planning, sa plan, sa management plan. To para pag nagkaroon tayo, na-develop natin yung coral area through artificial reef, babalik yung isda, magre-reproduce, because meron na talaga silang panibagong bahay. Okay po yun, okay po yun. Itakpo natin yun as a strategy to para ibalik nga yung population. Tapos, of course, itatay natin yung technology. Importante po yun, moving forward. We have to have those, develop yung technology kasi willing naman yung SLC natin dito to develop these things eh, kasi makakatulong po ito malaki in the future. Si Ma'am muna. Thank you. May recommendation po ako na sana magkaroon ng municipal fishery ordinance ang bawat municipality ng Zambales. Kagaya po sa amin, mayroon kaming municipal fishery ordinance number 23-A of 2003. Yan ang pinaka-biblia namin para sa amin, 5% na lang kamo ang illegal na pumapasok. Dahil may basihan kami. Ngayon po, sana maging ganun po tayo.
strict implementation po ng Municipal Fishery Ordinance. At kung ang isang munisipyo walang Municipal Fishery Ordinance, sana po. Tulungan natin. Ito ay tulungan po natin at ang sana po different sectors sa bawat municipality, sila ang maging ano po? Ano ba 'yan? Attendee sa paggawa ng Municipal Fishery Ordinance. Yun, ganda po 'yon. At dapat sana po, may isa pang recommendation, sana po gaya sa amin, mayroon din po kaming MFARMC work and financial plan from ito na lang 2020 up to 2022. Ang ano namin? Development plan. MFARMC work and financial plan po. Ginagawa po namin 'yan at ini-review 'yan at ayan po ay ano approved ng Municipal Council. Parang gusto niya i-acknowledge ng munisipyo yung MFARMC kasi part dapat siya, meron siyang pondo, sariling pondo. At opisina ng munisipyo. Actually po yung Zambales, ang ilan lang po yung municipality may fund talaga galing sa munisipyo. Yung sa Ulongga po wala. Opo, may pondo po kami na MFARMC. Tapos Bantay Dagat, may pondo rin po. At ang ginawa namin para lahat ng request namin sa Municipal Council, ginawa namin ang Honorary Chairman, si Honorable Mayor, and Honorary Vice Chairman, ang aming Vice Mayor. Yan po ang ginawa namin sa ano. Tapos, mayroon pa po isa. Yung narinig ko na yung halimbawa, Candelaria, Santa Cruz. Ang boundary namin po talaga after Tulay. So nagkaroon ng ano yan, dispute. Pero inirekomenda ko po na kung may Tulay, sa gitna ng Tulay ang boundary. Pumayag po, pinapirma namin ang Santa Cruz tapos sa Masanlok. Ganon din po ang ginawa namin. Para walang dispute. Kasi nagpumayag po yung dalawang grupo. Oo, yun nga. Kasi may consenso. May agreement both parties. Ito tingin ko, and then put into writing. Basta gawin nilang parit sa SBA. Kasi sila nagka. Ako, exciting yung mga discussion. No, sir, kaya lang, unfortunately, 4:30, 4:25 na po. Medyo buwi pa po kami sa Pampanga. Yun po, siguro, baka pwede ko na lang sabihin na bago yung closing remarks, thank you po. We're very happy po dun sa naging paalam. Ayaw pa kong paalam ni Sir. Exciting kasi. Nakakatuwa, mukhang very solid, pansin namin, very solid yung inyong discussion patungkol dun sa scoring. Mukhang maliwanag yung consensus. Tapos, of course, solid din yung inyong mga recommendation in terms of anchoring it dun sa assessment. Kasi yung sa iba, parang minsan hindi namin nakikita kung saan nanggaling yung ano, yung recommendation. Parang business as usual na recommendation. Pero dito, klaro sa atin, nilalagay natin ito, nire-recommend natin ito kasi para sagutin yung kahinaan natin dun sa sensitivity, tama po ba? Para we believe na pag naayos natin yon, yung vulnerability natin ay magiging mas lesser. Okay po? So, I guess on our part, I think na nakamit natin yung ating objective. Again, meron pa po kayo hanggang August. So, sa tulong ni Sir Neil, kung paano pa ito ma-validate pa nung iba nyo mag-phone na friend kayo, kung kailangan nyo itong iparun through uli yung scores, mag-check ng ibang data kung kinakailangan. And then para po ibalik nyo, kasama na po itong inyong mga recommendations. So, sa amin po, I guess that's really, this is very helpful. And ito na, pwede na nating tignan ngayon yung quickly, yung inyong output. And then diretso na po tayo sa closing. Okay po, sige. Thank you, sir. Condition in mapping for some balance result, yan po. So, location. Kala ko binasama ko logro po eh. Ah, may isa dyan.
Sige po. Yan. Pasahin na lang po. Para mabilis po tayo. Yan, isang slide lang. Ang daming slide ni MJ, ha. Ay. Galing, ha. Mukhang pinicture na ngayon. Oo, oh, pinicture ako lang po yung mga kapatid. Ayan. So, yan po. Yan, nandiyan po tayo. Okay. Ay, bakit yun? Yan. Parang meron ka pang hindi nailagay dyan. Parang konti lang. May mga... Huwag mo lang paramihin. Ayaw mo pala. Hindi mo crimson doon. No, hindi daw po kayo naglagay. Ma'am MJ, hindi daw daw siya naglagay ng email. Sa susunod ko, pakuha yung email. Oo, pwede naman po sir. Naka-i-ma'am MJ naman lahat yan. Kasi... consolidated. Kayo na po yung bagong ano mo. Bwede po yung number ng PSA. Voltes 5. Voltes 5 dito. Nagano kayo, nag-volt in. Sige, next. Ayan. Wow, medium. Medium. Mataas kasi yung adaptive capacity. Oo. Okay. Pakultur. Your face medium. Tilapia doon. Sayang mo siya. Ito na, iwasa lang mo na. Rehash, i-refine na lang ito, no? Language. So, siyempre po, palakpakan natin. Yeah. Okay, open na. Go ahead. Sini ko. Nakala ko may mapa na. Okay, sino po? Wala si Sherry. Tapos na tapos ng ating... natapos ang ating makadibdib. Intense. Maganda po yung kinalabasan ng programa natin simula umaga hanggang hapon. Tutok na tutok kayo, walang natulog. Yung po yung materyo. Ngayon po, bago po tayo matapos, mag-ano po tayo ng may mensahe para po kay Sir Nico Wanger. Hey, feedback muna. Magandang hapon po sa ating lahat. Nakatutuwa ako dito sa activity natin dahil nakita ko yung commitment ng bawat isa sa atin. Gusto lang talaga nating matulungan yung ating fisher folks. Kaya tayo ganyan masidhi yung ating magagawa tayo na. Di ba nadali? Grabe. Okay. Tagalog, so, Tagalog. Sana patuloy po tayong maglingkod sa ating fisher folks. Kasi sila po yung pinaka-disadvantage. Sila yung pinaka-kawawa na sector ng ating lipunan. Kasama niyo po kami. We are committed to help our fisher folks. And also for PSA, Sir Jim. Jim. Feedback po sa trainee. Feedback lang ba? Natuwa po pa kayo. Hindi kasi pre-pacing person. Hindi ko alam ka. Hindi nabanggit si Tonga. Feedback sa training. Yun po, na-meet po po eh. Na-meet po ba yung mga expectations? Oo, hasta po yung nagbigay nito. To learn what is the uses of the program and how it works and yung mga benefits sa makukuha ng ating teacher box na. So nakita ko yung naging kinalabasan ng ating ginawa at yun niya parang meron pang kailangan ang ating probinsya pagdating sa tulong mo rin sa fishermen natin. Yun po, sana yung mga recommendations ay magawa pa. Thank you po. Sana po sa
sa capture fisheries, Sir Nolly Boy. Ah, maganda nga po ulit. Salamat po at sa feedback na masasabi ko ay napaka-effective po nung ng program. Salamat po at isa ako sa na-invite dito at salamat kay Doc dahil talagang more than I expect po yung sa facilitator dahil scientist pa pala yung ano natin. Kaya nagpapasalamat po ako dahil ano tawag nito nakita ko yung talagang cooperative ng bawat isa saka yung pagkakaisa natin na maging aware tayo sa kalagayan ng ating ano kalikasan. At saka salamat po sa time ng bawat isa bagamat malalayo tayong lugar nandito tayo para sa ano na to, sa meeting na to, sa seminar na ito. Salamat po dahil ano natutuwa po dahil nagtutulungan po. Nakita ko yung spirit of ano yung pagkakaisa. Wow. Thank you. Wow. Oh, ang pangalan ko sa mga picture. I'm Angie nga pala, good afternoon. Late ako nito ba? Hindi nga magpakilala kung anong bagay ka. Tao ako yun. Bali, napakaganda nung ano. Hindi na nga sana ako pupunta, pero nung kanilang workshop, na-appreciate ko ng maigi. Dahil napaka, ano ng mga host at saka ng facilitate para makuha natin yung mga datos na kailangan para magkaroon tayo ng assessment kung ano talaga ang lagay ng bawat ano fishery resource natin. So, yun lang, nagpapasalamat ako at naging bahagi ako ng ano ng workshop. Thank you very much. Ayun naman po sa kinatawal ko ng mga pharmacy. Sir Fulvio. Okay. Sagutin. Sagutin. Ngayon na. Oo. Unang-una po ay magpapasalamat ako at ako ay na-invite dito sa workshop na ito. Kuha na mga si sir. Kuha na. Ito mag-firma ako eh. Hindi ko po... Magpahanan mo siya. Ano, matapos maisip po, na... Amerika. At gusto ko rin pasalamatan na ang ating pamahalaan ay patuloy na sinasaliksik ang mga problema ng ating mga isda. At sana po ay ang ating ginawang pag-aaral na ito o konsultasyon ay maging Efektibo at tagumpay dahil alam na alam po naman natin lahat na ito po ay kailangan ng ating collapse na industriya ng pangisdaan. Kaya sana po ang mga nag-facilitate sa atin dito ay huwag tumigil hanggang sa tuluyang malunasan ang ating naghihikahos na pangisdaan. Nalalim! Salamat po at marami pong salamat. Yay! Okay. Eh, nung una po kung na-encounter yung fish, unang-una, siyempre hindi natin ma-appreciate. Kasi unang-una mukha siya ay to sounds like fishbowl na kinakain. Pero pag nung na-taliwanag na, na-apply na namin, yun pala yun. Ang point is, mas madali palang i-measure yung isang bagay kung mayroon kang mga criteria or may mga sinusundan ka. Nung bata ako, akala ko yung scientist, hindi marunong mag-supply. Okay, sir, Doc Moody. Parang si Einstein. Marunong pala magpo-pogi. So, Cardo. Cardo Dalisay. Akala ko yung sensitivity, adaptive capacity. Nung una, alas pare-pareho lang. Parang wala siyang makakahit exposure and sensitivity. Naipalawanan lang ni Doc Moody na exposure is yung nga, and the sensitivity is yung sa'yo, yung adaptive capacity, yung kapabilidad mo mag-adjust. So,
sa mga data na na-capture natin na to, malaking bagay kasi ma-ipipresent na tayo o masasabi na tayo kung ano ba talaga yung kalalagayan ng sektor ng pangisdaan at nangingisda. Makikita na natin kung ano ba yung kakulangan. Kasi wala na tayong magagawa sa wala na tayong mag-correct exposure. Ayun na yun. Andiyan na yan. Andiyan na yun. Ang pwede lang natin ngayon palakasin is yung adaptive capacity. Doon tayo pwede mag-focus kung paano tayo gagawa or ano yung mga programa na pwede natin tutukan. So, nakagawa na tayo. Ito na yung first step. Ang second step is yung program development. So, sa lahat po, sa SUC, ma'am, sa PRIMSU, sa PSA, sa pharmacy, sa aquaculture, sa OPAG, hindi po natin magagawa ito kung wala kayo. So, sa ano natin, i-acknowledge natin yung mga sarili natin. Kasi, malayo pa ang mararating ng data na nagawa natin ngayon. Gagamitin po sa national programming at sa mga programang ipapatupad po ng Bureau. Yes. Salamat po, maraming salamat po sa pinag po tayo sa pag-uha. Fisher Fox. Fisher Fox.